Magmula nang iwan si Alexus ng kanyang nobya na pinag-alaya niya ng kanyang buong buhay at puso, ay naging laman siya ng mga bars. Araw-araw siyang nagpapakalangu sa alak, kaya naman napabayaan niya na ang kanyang sariling kumpanya, maging ang kanyang sarili. Labis na nadudurog ang puso ng kanyang ina sa nakikitang kabigo ang dinaranas niya, kaya nagpa siya itong humanap ng babaeng batid niyang makakatulong sa nag-iisa niyang anak na muling bumangon. Wala ka pa rin talagang kupas, ang ganda niyo madam. Puri ng dalagang manikurista ni Rosana na si Bea. Inirekomenda ito sa kanya ng kanyang kaibigan na laman ng mga beauty boutique kung saan umi-extra si Bea. Ito pa lamang ang ikalawang beses niyang magpapamanicure sa dalaga at talaga namang nawili siya ng husto sa galing nitong magdesenyo ng kuko. Nagustuhan niya rin ang katauhan ni Bea. Salamat iha. Siya nga pala, ano bang tinapos mo? Tanong niya sa dalaga dahil nakikitaan niya ito ng potensyal sa pinaplano niyang ipasok ito bilang personal maid ng kanyang sawing anak na si Alexus. Bukod kasi sa mapagbiro si Bea, ay pala kaibigan din siya at may tinataglay din itong kagandahan. Pilipinang Pilipina ang ganda ni Bea na umaayon sa morena nitong balat. Natitiyak din ni Rosana na may busilak na puso ang dalaga dahil ramdam na ramdam niya ito. Nakakahiyaman pong aminin madam pero hindi ko po natapos ang high school. Mabilis na sagot ni Bea. Hindi na po kasi ako kayang pag-aralin ng inay. Bukod pa po ron ay may sakit kasi si inay kaya kailangan ko na rin po talagang tumigil para makatulong kay inay sa paghahanap ng pera. Malungkot niyang salaysay na ikinatangu-tangu ng ginang. Eh, nobyo? Iha, meron ka bang nobyo? Usisa pang muli ni Rosana na mabilis namang inilingan ni Bea. Naku, wala ho sa isip at bokabularyo kong salitang nobyo. Priority ko po madam ang makapag-ipon para maipagumot ko na po si nanay. Palala na po kasi ng palala ang tuberculosis niya. Labis na po akong nangangamba kapag umuubo siya ng may kasamang dugo. Naroroon ang lungkot sa tono ni Bea. Kaya nahabag ang ginang at nabuo ang kanyang pasya. Na ang dalaga na nga ang siyang kukunin niya upang maging tulay sa muling pagbangon ng kanyang anak. Nakikita niya kasi sa mga mata ng dalaga na makakaya nitong magbigay inspirasyon sa tao. Iba kasi ang dati niya ni Bea. Yung tipong kapag napalapit ka sa kanya, ay mahahawa ka ng masigla niyang aura. Kahit na may problema rin siyang dinadala. Iha, kung aalokin ba kita ng malaking halaga na sasapat sa pagpapagamot ng iyong ina, ay papayag kang maging katulong ng anak kong may problemang dinadala? Diretsahang pahayag ng ginang. Napatigil sa pagpipinta ng kuko si Bea at pinroseso sa kanyang ulo ang lahat ng sinabi ng ginang. Aabot po kaya ng ilan madam? Seryoso niyang tanong. Hindi na siya mahihiya dahil ito naman ang nag-alok. Isa pa'y desperada siyang pasukin ang alok nito. Basta ba hindi masama at hindi maaapakan ang dignidad niya. Isa't kalahating milyon, kasya na ba yun? Wais na sagot ng ginang na ikinalunok ni Bea. Sapagat labis ang laki ng perang inaalok nito. Huminga siya ng malalim bago tumango. Challenge accepted madam. Buo ang loob niyang sagot na ikinalaki ng ngiti ni Rosana. Tumuwid sa pagkakaupo ang ginang, saka inabot ang kanyang Gucci na bag at kinuha roon ng kanyang makapal na tsyeke. Tsaka sumulat ng isa't kalahating milyon. Pinirmahan niya rin yon tsaka pinunit at iniabot kay Bea. Here, bigay niya sa papel na hawak na agad namang tinanggap ni Bea. Magpaalam ka na muna sa inay mo na magtatrabaho ka sa akin. Saan ng ginang? Napaisip naman si Bea dahil nag-aalala siyang iwan ng kanyang ina. Lalo pat palagi itong sinusumpong ng sakit nito. Isang tingin lang ni Rosana ay nabasa niya na agad ang gumugulo sa isipan ng dalaga, kaya mabilis siyang nagsalita. Padadalhan ko ng private nurse ang iyong ina, kung iyan man ang kinakabahala mo. Saad niya sa mahinahong tono. Sige po madam, papayag na po ako. Ipapaalam ko po ito kay inay para maipasok ko na din po siya sa ospital. Maluhaluhang wika ni Bea na nginitian naman agad ng ginang, sabay tango. Sasamahan na kita. Saad ni Rosana na ikinagalak lalo ni Bea. Binilisan na nga ni Bea ang pagpipinta ng kuko ng kanyang Madam Rosana. At matapos ang manicuring session, ay umuwi silang sabay
lulo ng sasakyan ni Rosana, patungong barong-barong ni Labeya. Nahabag ng labi si Rosana nang makitang nangangayayat na ginang, na sa tingin niya ay kasing gulang niya lamang. Ngunit kung pagbabasehan sa kanilang pisikal na anyo, ay mas mukha itong matanda sa kanya ng 5 o 10 taon. Tumakbo palapit si Bea sa kanyang ina, tsaka niya itong mangiyak-ngiyak na niyakap. Inay ko, may ipangpapagamot na po ako sa sakit niyo. Madamdaming saad ni Bea habang hinahalik-halika ng noon ang inang napapaluha sa magandang balita ng kanyang anak. Saan ka kumuha ng pera, anak ko? Nangihinang tanong ng ina ni Bea sa kanya. Kaya nilingon ni Bea ang Madam Rosana niya na nadadalas eksena nilang mag-ina. Sa kanya po, turo ni Bea kay Rosana. Inalok niya po akong magkatulong nang may dinaramdam niyang anak. Kapalit po ng pagtulong niya sa atin. Lumuluha ngunit naroroon ng saya sa tinig ni Bea. Lumapit naman agad si Rosana sa mag-ina. Tsaka siya nakisalo sa mainit na yakap na mga ito. Ipapagamot natin ang sakit mo habang ang anak mo hihiramin ko na muna upang matulungan niyang anak ko. Magpalakas ka ha, upang pareho nating makasama ng matagal ang mga mahal nating anak. Wika ni Rosana sa ina ni Bea na matamis ng initian ang nanghihina at payat na ginang tsaka tumangunang dahan-dahan. Maraming salamat, naibulalas ng ina ni Bea. Inaya si Rosana na pumasok siya sa loob ng bahay ng mga ito, ngunit tumanggi na siya dahil kailangan niya pang tingnan at kamustahin ang kalagayan ng anak, lalo pat batid niyang nasa harapan na naman ng mga alak ang atensyon nito. Susunduin ko kayo rito bukas at dederecho ko na kayo sa ospital para ma-confine agad ang iyong ina, saad ni Rosana. Ako po si Amelia, pakilala ng ina ni Bea kay Rosana. Ako naman si Rosana La Justiniana, pakilala naman niya sa ina ni Bea. Mauna na ako, Amelia, Bea, dahil kailangan pa ako ng anak ko. Babalik na lamang ako bukas, okay? Malambing niyang sabi na sinang-ayuna naman agad ng mag-ina. Kaya tuluyan na siyang umalis at agad na sinabi sa kanyang driver na sa Hardly Bar sila dumiretso. Inutusan na muna ni Rosana ang kanyang driver na ito ang sumubok na pauwi ng kanyang anak dahil hindi niya talaga kinakayang matapang na amoy ng alak sa loob ng gusali kung saan naroroon ang kanyang anak. Mabilis niya lamang na nalaman na naroroon si Alexus sa loob dahil nakaparada ang kotse nito sa unahan kung saan naman sila pumarada. Paano po madam kapag hindi sumama? Alanganing tanong ng binatang driver ni Rosana na si Mark. Medyo natatakot na kasi ang binata sa binatang amo dahil nanununtok ito kapag sobra ng lasing at pinakikialaman sa ginagawa nito. Ipaalam mo sa akin kapag hindi siya sumunod sa'yo. Mahinahong tugon ni Rosana na tinanguan na lamang ng binata niyang driver tsaka pumasok na sa loob ng Hardly Bar. Sir Alexus, kabadong tawag pansin ni Mark sa kanyang amo nang makalapit na siya sa bar counter kung saan ito nakaupo. Nilingon naman siya nito ngunit matalim ang mga matang ipinukol sa kanya kaya napaatras siya sabay lunok ng kanyang laway. What? Madiin at naroroon ang lamig na tono ni Alexus sa kanilang natatakot na driver. Hindi pa naman siya laseng dahil kasi simula pa lamang niya. Pinapasundo po kayo sa akin ni Madam Sir. Kandautal na saad ni Mark na nagpasalubong sa kilay ni Alexus. Tumayo siya at humarap sa driver. Tsaka pabagsak niyang ipinatong ang kanyang palad sa balikat nito na labis nitong ikinagulat. Nagmistulang puti rin ang kayumanggi nitong balat, partikular ang sa may bandang mukha niya. Kaya mas lalong pinangunutan siya ng noon ni Alexus. Sir, napag-utusan lang. Mabilis nitong sabi kaya bumuntong hininga na lamang sa Alexus. Tsaka inalis ang kanyang kamay sa balikat nito. Umalis na kayo. Pakisabi kay ma'am na uuwi na lamang ako mamaya. Anya, pinilit niyang maging kalmado dahil wala siya sa wisyo para gumawa ng eksena at gulo. Pagod ang kanyang isip at katawan. Kumaripas naman ang takbo ang duwag na binata, kaya napailing-iling si Alexus. Isa pang margarita. Hinging saad ni Alexus sa bartender na agad naman itong sinunod. Mabilis lamang ang paghahalo-halo ng margarita mix na hiningi ni Alexus sa bartender. Kaya nang ibigay yun sa kanya ay agad niya lamang nanilagok,
Tsaka tumayo na at ipina siya ng umuwi. Ganito na lamang ba talaga ang plano mo sa buhay mo, ha Alex? Galit at naroroon ang hinanakit sa tono ng ina ni Alexus nang salubungin nito ang anak na kakapasok lamang sa kanilang malaking bahay. Hinintay niya talagang binatang anak para mapagsabihan dahil sobra na ang isang taong pagmumukmok at pagsasayang nito ng sariling buhay. I'm sick of your dramas, Mom. Please stop. I'm not in the mood to argue with you. Bagot niyang sagot sa ina, kaya nakatanggap siya ng isang malakas na sampal. Tumabingi ang kanyang mukha sa lakas ng impact noon. Wala ka ng modo. Nandahil lamang sa manlulokong babae na yon, nawalan ka na ng respeto sa akin. Lahat, pinabayaan mo na. Ang kumpanya na ipinamana sa iyo ng iyong ama. Maging ang iyong sarili. Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin. Mukha ka ng ermitanyo sa haba ng buhok at balbas mo. Wake up, Alexus. Nasasaktan ako na nakikita kita sa ganitong kalagayan. Ang sakit para sa akin na sarili mo kong ina na wala man lang nagagawa para matulungan ka. I hate to see you like this, my son. Tuluyan ang napaluha ang ginang. Ngayon niya lamang napagbuhatan ng kamay ang nag-iisa niyang anak. Yun lamang kasi ang nakikita niyang paraan upang kahit papaano ay umayos ito. Ngunit sa palagay niya ay hindi, dahil puno pa siya nito ng hinanakit na tinititigan. Kung tapos ka na, Ma'am, matutulog na ako. Sa ngayon ay sana, hayaan niyo na muna ako dahil hindi ko pa lubusang natatanggap ang lahat ng nangyari sa amin. Malamig na saad ni Alexus bago tuluyang tinalikuran at lagpasan ng luhaan niyang ina. Hanggang kailan? Mahinang tanong ni Rosanna sa anak, ngunit hindi niya yun sinagot pa ni Alexus dahil nagdire-diretso na ito sa pag-akyat patungo sa silid nito. Humakbang palapit sa frame ng kanyang asawa si Rosanna, tsaka pinawi ang kanyang luha. Mahal ko, hindi ko na alam kung anong gagawin sa anak mo. Mahina niyang pagkausap sa namayapa niyang asawa. Kung sana narito ka pa sa tabi namin, hindi sana ako nahihirapang gabayan ng anak natin. Malungkot niyang sambit habang hinahaplos ang larawan ng mahal niyang asawa. Niyakap at hinalikan muna ng ginang ang larawan ng namayapang asawa bago niya ito ilapag at ipina siya ng pumasok sa sariling silid dahil kailangan niyang makatulog ng maaga sapagkat susunduin niya pang mag-ina bukas mismo ng madaling araw. Kinontak niya naman ang kanyang kaibigang doktor na siyang mag-aasikaso sa ina ni Bea. Kaya naman ang tangi na lamang nilang gagawin bukas ay ipasok sa ospital ang ina ni Bea na si Amelia. Alas 4 ng madaling araw ay gising na si Rosanna. Mabilis niyang inayos ang sarili. Hindi niya inabala pa ang kanyang driver dahil kaya niya namang magmaneho mag-isa. Bago bumaba ng hagdan, ay sinilip muna ni Rosanna ang anak. Namimiss ka na ni Mommy, mahal kong anak. Malungkot na saad ni Rosanna. Dati kasi silang nagbabanding ni Alexus. Sweet din ito sa kanya at malambing. Parati siyang nireregaluhan ng anak ng mga bagay na gustong gusto niya. Tuluyan ang isinara ni Rosanna ang pintuan ng anak na bahagyang nakausli. Dire-diretso siya sa pagbaba at nagbilin muna sa isang natitira nilang kasambahay na ipaghanda ng maihigop na sabaw ang kanyang ser. Pagkagising nito na mabilis namang tinanguan nang may edad na rin nakatulong. Pagkasakay ni Rosanna sa kanyang kotse, ay agad niya yung pinasibat. Mabilis lang na narating ni Rosanna ang bahay nila Bea dahil maaga pa't wala pang masyadong sasakyan sa kalsada. Magandang umaga sa inyo! Masigla niyang bati sa mag-ina na hindi niya inaasahang gumigising rin pala ng maaga. Magandang umaga din sa iyo, madam! Sabay na bati ng mag-ina na ikinangiti ni Rosanna. Tuloy po pala kayo, madam! Pagpasensyahan niyo na po itong munti naming bahay. Maliit at mainit man po dito ay malinis at mabango naman po. Nahihiyang pag-anyaya ni Bea sa loob ng kanilang bahay. Tanging upuan at lamesa lang ang gamit nila sa loob. Sa papag silang mag-ina natutulog at ang gamit nila sa pagluluto ay kahoy na kinukuha pa ni Bea sa likod ng kanilang bahay na medyo magubat. Salamat! Nakangiting saad ni Rosanna at saka pumasok sa loob at umupo sa kawayan na upuan. Nag-almusal na ba kayo? Tanong niya sa mga ito. Mag-aalmusal pa lang, madam. Paluto pa lang po kasi yung pansit na niluluto ko. Tugon ni Bea habang nakangiti. Sandali lamang po, madam, ah. At maghahain po ako para makapag-almusal po tayong lahat.
Saad pa ni Bea na mabilis namang tinanguan ni Rosanna. "Kamusta ka?" tanong ni Rosanna sa ina ni Bea ng magtungang anak nito sa kusina. "Hindi maayos, madam, sa totoo lang." Matapat na sagot ni Amelia na ikinalungkot ng mukha ni Rosanna. "Labanan mo ang sakit mo dahil ipapagamot natin yan." Hinawakan ni Rosanna ang butot balat na kamay ni Amelia. Tsaka niya itong initian ng matamis. "Ang isipin mo'y gagaling ka kapag naroroon ka na sa ospital, okay?" Anya rito na kaagad naman itong tinanguan habang may ngiti sa manipis nitong labi. "Huwag mong alalahanin ang dalaga mo dahil hindi ko siya pababayaan. Ipapasok ko lamang siyang katulong ng anak kong may pinagdadaanan din." "Huwag mo sanang mamasamain, madam. Pero maaari ko bang malaman kung anong pinagdaraanan ng iyong anak?" Mahinang tanong ni Amelia kay Rosanna. Huminga muna ng malalim ang sopistikadang ginang bago umayos ng upo tsaka matamang tumingin sa mga mata ng ginang na may sakit. "Isang taon na rin ang nakakaraan nang iwanan ng isang sikat na modelo ang anak ko. Maayos naman ang kanilang pagsasama. Umabot na nga sa pagpopropose ang anak ko. Ngunit ng araw na ng kanilang kasal, bigla na lamang tumawag ang fiancé ng anak ko at sinasabi nitong hindi na matutuloy ang kanilang kasal dahil hindi naman daw umano talaga nito mahal ang anak ko. May iba raw siyang mahal at iyon umano ang kanyang pakakasalan. Labis na gumuho ang mundo ng anak ko. Pinabayaan niya ang kanyang sarili maging ang negosyong pinaghirapang itayo ng yumao kong asawa. Bilang ina Amelia ay lahat ay gagawin nating mga magulang mapabuti lamang ang ating mga anak. Kaya nakaisip ako na baka may makatulong sa kanya at iyon nga yung anak mo. Siya ang napili ko dahil may katangian siyang batid kong makakapagpabalik sa dating sigla ng anak ko." Napaluha si Rosanna habang sinasalaysay niya ang lahat kay Amelia. Naawa ang ina ni Bea sa anak ni Rosanna. "Makakabangon rin ang anak mo, Madam Rosanna. Ipagdarasal kong muling bumalik ang dati niyang sigla na ipagpatuloy ang kanyang buhay." Tinapik-tapik niya ang likuran ni Rosanna upang gumaan ang pakiramdam nito na nangyari naman. "Kumain na po tayo. Naihanda ko na po ang pagkain." Magiliw na impormahan ni Bea sa dalawang ginang na nagpupunas ng kanilang mga luha. "May problema po ba?" alala niyang tanong sa mga ito. "Wala anak, may napag-usapan lang kami na sadyang nakakapandurog ng puso ng isang ina," sagot ng kanyang ina. Nakuha naman agad ni Bea ang ipinaparating na sagot ng kanyang ina. Kaya hindi na siya muli pang nagtanong at inanyayahan na lamang ang mga ito na magtungo na sa lamesa para sila'y makakain na. "Ang sarap mo palang magluto, iha." Nasasarap ang puri ni Rosanna sa dalaga. Kahit kasi walang sahog ang pansit na niluto nito, ay masarap pa rin siya. "Naku, si madam naman ang bola pa. Simpleng pansit lamang po iyan. At kung ihahambing sa mga pangmayaman na pagkain ay walang walahong lasa niyan." Hindi naniniwalang sambit ni Bea. "Mas masarap pa nga ito sa mga mamahaling pagkain na natikman ko." Mabilis na bawi ni Rosanna. Nanginitian lamang ng mag-ina. "Pagkatapos nga pala natin dito, dediretso na tayo sa ospital, kaya magdala na kayo ng mga damit na kakailangan ninyo." "Pagkahatid po ba natin, madam, kay inay sa ospital, diretso na po tayo sa inyo?" tanong ni Bea. "Oo, iha, huwag ka mag-alala sa inay mo dahil may mag-aalaga sa kanya," matamis na sabi ni Rosanna. Mabilis lamang nilang natapos ang pagkain dahil konti lang naman ang pansit na niluto ni Bea. Inihanda na nga ng mag-ina ang kanilang gagamitin at matapos maisilid sa katamtamang laki ng bagay, gumayak na silang tatlo tsaka dumiretso sa isang mataas na gusali ng ospital na batid ng mag-inang pangmayaman lamang. "Ikaw nang bahala sa kanya, Nurse Joy, okay?" Bili ni Rosanna sa kinuha niyang private nurse na magbabantay at mag-aasikaso sa ina ni Bea. Bayad niya rin ito, maging ang doktor niyang kaibigan na siyang titingin kay Amelia. "Yes, madam, makakaasa po kayong hindi ko pababayaan si Madam Amelia." Magalang at mahinhinitong tugon sa bayuko. "O sige na, mauuna na kami dahil may kailangan pa kaming asikasuhin," paalam ni Rosanna sa nurse. Yumakap muna si Bea sa ina, tsaka niya ito hinagkan sa noo. "Dadalaw-dalaw po ako, inay, kapag may free time ako." Malaki ang ngiting bili ni Bea sa ina.
Huwag mo akong masyadong iisipin dahil maayos ako anak. Ang isipin mo ay kung paano mo matutulungan ang anak ng tumutulong sa atin. Saad naman ang ina ni Bea na tinanguan niya. Nagpaalam na nga si Bea at Rosana. Kaya naman inansikaso na ng nurse si Amelia dahil darating na ang doktor na titingin sa ginang. Wow! Naibulalas ni Bea nang marating nilang malaking bahay nila Rosana. Napangiti naman ang ginang sa naging reaksyon ng dalaga. Halika na sa loob at nang maituro ko na sa iyo ang magiging silid mo. Saad ni Rosana tsaka iginiya si Bea, papasok sa loob. Natanaw ni Rosana ang kanyang anak na nasa hapag at may hinihigop ito. Kaya lumapit sila upang opisyal na ipakilala ang dalaga sa kanyang anak. Good morning, my son! Tawag pansin ni Rosana sa anak, kaya nilingon sila nito. Hala, bakit may ermitanyo dito sa mansyon, madam? Gulat na tanong ni Bea, kaya natawa ang gina ngunit nangunot naman ang noo ni Alexus. Hindi siya ermitanyo, iha. Siya si Alexus, ang anak ko na magiging ser mo. Tatawa-tawang pakilala ni Rosana sa anak. Napapaluha pa siya sa labis na pagtawa. Natigil lamang ang ginang nang padarag na tumayo ang nakakunot noon niyang anak. Oh, bakit din may patpatin kayong butiki na kasama, ma'am? Balik na tanong naman ni Alexus na muling ikinatawa ng ginang. Tuloy ay parehong nangunot ang noon ng dalaga at ng kanyang anak sa kanya. Ah, pasensya na kayong dalawa sa akin. Natawa lang talaga ako sa mga banat nyo. O siya nga pala anak, this is Bea. She will be your new maid. Hawak ang sariling siya na nagpapaliwanag si Rosana sa kanyang anak. Maid? Seriously, mom? Do I look like a kiddo? Inis na tanong ni Alexus sa ina. Habang matalimang tingin niya kay Bea na napapangiwi sa kanya. Lizard. Naisatinig niya na nagpabusangot kay Bea. Enough. My decision is final. Kapag nakarinig pa ako ng isa pang angal mula sa'yo, Alexus, ipasusunog kong lahat ng albums na inipon mo. Pananakot ng ginang sa kanyang anak na inismiran lamang nito. Tss! Bahala kayo sa mga buhay nyo. Tanging na sabi ni Alexus bago umalis sa hapag at saka pumunta sa sariling silid. Anak nyo ba talaga yun, madam? Naniniguradong tanong ni Bea. Dahil ang layo-layo ng itsura at ugali nito kumpara sa kanyang madam na malambing, mabait at maganda. Yes, he's my son, iha. Isa rin sana sa hihilingin ko sa iyo na mapapayag mo siyang maayusan. Gusto ko mapilit mo siyang gupitin ng mahaba niyang buhok, pati na ang kanyang balbas dahil nagmumukha na siyang mas matanda sa akin. Wika ng ginang na nagpakamot sa ulo ng dalaga. Susubukan po ng powers ko, madam. Alanganing tugon ni Bea. Make sure din, iha, na hindi ka magpapatalo sa kanya. Kapag sinungitan ka, sungitan mo rin. Kapag naman tumanggi ay kulitin mo hanggang sa pumayag. Ipakita mong hindi ka natatakot sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman pumapatol ang anak kong yun sa babae. Ngumiti ng matamis si Rosana kay Bea upang mapanatag ito. Ipagkakatiwala ko na muna sa iyong anak ko, iha. Dahil kailangan kong asikasuhin ng kumpanya sapagkat naghahanap na ang mga investor sa amin. Basta, ikaw nang bahalang dumiskarte kung papaano mo mapapasunod ang anak ko. Okay ba? Pahayag ng ginang na bagaman ay hindi sigurado. Sa trabahong napasok, tumango pa rin si Bea. O siya, sige, papasok na ako sa kumpanya. Kaya ayusin mo muna mga gamit mo bago mo asikasuhin ang anak ko. Dagdag pa ng ginang. Copy, madam. Tugon agad ni Bea. Tumango si Rosana at saka nagpahatid na sa binatang driver na kanina pang naghihintay sa kanyang pagdating. Inayos na muna ni Bea ang kanyang mga gamit. Inilabas niya ang gamit niya sa paggugupit. Bukod kasi sa pagiging manikurista ni Bea, ay marunong din siyang maggupit ng buhok. Mapababae man yan o lalaki. Maging ang pagme-makeup ay kaya niya rin. Cosmetology kasi ang kinuha niyang kurso nung nasa high school siya. At talagang lahat ay inaral niya dahil natitiyak niyang magagamit niya ang kanyang matututunan na nangyari naman talaga. Huminga muna ng malalim si Bea pagkalapit niya sa harap ng kwarto ng kanyang magiging sir. Tao po, paulit-ulit niyang kinakatok ang pintuan ni Alexus.
Ngunit hindi siya nito pinagbubuksan. Ermitanyo, nandiyan ka pa ba sa loob? Tanong niya sa pasigaw na tono. Kaya halos ikasubsob niya nang malakas na buksan ni Alexus ang pinto. Agoy, ingat naman sir! Pabulyaw na sabi ni Bea na nagpaigding ng pangan ni Alexus. Napalunok naman si Bea ngunit hindi niya ipinakita na natatakot siya sa binata. Who the hell told you to disturb me, skeletal creature? Madiin at may kalakasan na tanong ni Alexus na ikinataas ng isang kilay ni Bea. Dahil sobra naman ito kumakasabing buto-buto siya. Hindi naman siya payat. Sadyang malaki lamang na tao si Alexus habang siya naman ay may kaliitan. Tumayo ng tuwid si Bea. Tsaka umastang siga matapos tumikim. Me, myself, and I. Ang sinabi kasi sa akin ng nanay mo, estorbuhin kita para magmukha ka ulit tao. At tsaka huwag kang puro Ingles dahil hindi naman bumabagay sa'yo sapagkat mukha ka ng taong bundok. Pangiinis ni Bea dahil may plano siyang pikunin ito para mapapayag niyang magpagupit sa kanya. So? Ikaw nga mukha kang butiki. Mind your own business pwede? Piko na sabi ni Alexus. Tsaka niya pinatabi si Bea dahil plano niyang pagsarhan ito. Ngunit tinalon siya ni Bea, tsaka sinabunutan. Kaya napangiwi siya dahil ang sakit-sakit nun sa anit niya. The heck! Let me go! Damned lizard! Pilit na inaalis ni Alexus si Bea na nakakapit sa kanya habang mahigpit ang pagkakahawak nito sa mahabang buhok niya. Over my dead body! Bibitawan lang kita kapag bumayag kang salvagein ko tong pangat mong buhok. Kinakabahan na talaga si Bea ngunit pinipilit niya lang maging matapang at palaban. Fine, just let my hair go. Nasasaktang saad ni Alexus na ikinangiti ni Bea. Kaya medyo niluwagan niya ang pagkakahawak sa buhok nito. Hey, I said let go. Inis na saad pa ni Alexus ngunit hindi siya pinakinggan ni Bea. Sit down first, then shut up your bad breath mouth. Pilit at matigas na pag-iingles naman ni Bea. Kaya inikutan siya ng mata ni Alexus. Hindi naman mabaho ang hininga ni Alexus. Sinabi lamang yun ni Bea para mas mapapayag niya itong ayusin ng sarili nito. Don't you move in that chair. Or else, I will cut your bitlog too. Banta pa ni Bea habang kinuha sa kanyang maliit na bag ang kanyang gunting. Napapailing na lang talaga si Alexus sa barok na English ng dalaga. Nakadama din siya ng pagka-offend sa sinabi nitong mabaho ang kanyang hininga. Ganun na ba ako kapabaya sa sarili ko? Sa isip-isip na tanong ni Alexus. Inumpisahan na nga ni Bea na gupitin ang hanggang dibdib na buhok ni Alexus. Nakayuko lamang sa kanyang binata. Kaya kahit halos tapos na niya itong gupitan, ay hindi niya pa nakikita ang taglay nitong kagwapuhan. Nang tuluyang matapos ay binrush na ni Bea ang mga buhok na dumikit sa leeg at katawan ni Alexus. Nanatili pa rin nakayuko ang binata dahil sa mga katanungang tumatakbo sa kanyang isipan. Uy, taas mo na yung ulo mo para magupitan ko na rin yung balbas mo. Utos ni Bea ngunit hindi siya pinakinggan ni Alexus. Kaya naman hinawakan niya ito sa baba. Tsaka siya nang nagtaas ng tingin nito. Nakadama ng konting paghanga si Bea sa maayos na gupit nito ngunit panira ang mahaba nitong balbas. Kaya sinimula na niya itong gupitin. Kinuha niya rin ang kanyang blade na ipangaahit sa makapal nitong balbas. At nang matapos niyang malinis ang kabuuan ng mukha nito, ay napatulala siya at wala ni isang salitang lumabas sa bibig niya. Dahil hindi niya sukat akalain na mala Tom Holland pala ang kagwapuhang taglay ng tinatawag niyang Ermitanyo. Ilayo mo nga yung mukha mo sa akin, ang pangit-pangit mong babaeng butiki. Inis na tinabig ng madahan ni Alexus ang mukha ni Bea. Hindi naman siya napapangitan sa dalaga. Katunayan ay nagandahan siya rito. Ngunit nakakainis naman para sa kanyang personalidad nito. Tumayo na si Alexus sa pagkakaupo, tsaka nagpagpag ng sarili, bago humakbang palapit sa banyo. Pagkatapos mong linisin yung mga buhok na nagkalat sa sahig, lumabas ka na't baka makalimutan kung babae ka. Huling sabi ni Alexus, bago niya tinanggal ang kanyang t-shirt, maging ang suot nitong short, kaya tanging boxer ang natira niyang saplot, bago siya tuluyang pumasok ng banyo. Nasapo naman ni Bea ang kanyang dibdib na mabilis na pumipintig. Nalintikan na. Mukhang nakuha niya agad ang atensyon ko ah.
Dapat pala hindi ko nilang siya ginupitan. Tuloy lumabas ang kagwapuhan niyang tinatago. Bubulong-bulong niyang sambit habang kinakalto ka ng sarili. Umayos ka, Bea. Ang trabaho mo, tulungan siya. Wala sa trabaho mo ang pagpantasyahan siya. Kaya magtigil ka nga sa kaharutan mo. Mahina niyang pangaral sa sarili bago tuluyang linisin ang kanyang mga ginupit na buhok. Hingang malalim, Bea. Inhale, exhale, then let go of your stupid feelings. Bubulong-bulong niyang utos sa sarili. Pilit na iwinawaglit ni Bea ang paghanga para sa kanyang Sir Alexus. Inumpisahan niya na rin na huwalisin ang nagkalat na buhok sa vinil na kulay brown na sahig. Nagunat-unat muna si Bea nang matapos niyang malinisan ang mabuhok na sahig. At dahil nga tapos na siya sa kanyang trabaho, ay hahakbang na sana siyang palabas ang silid ni Alexus. Nasakto namang paglabas nito sa banyo, ay napalingon siya sa nagaanyayang halimuyak ng sabong gamit nito. Hulala, pingin kanin! Sa isip-isip ni Bea, ngunit natigil din ang pagtitig niya sa mabatong abs ni Alexus nang batuhin siya nito ng unan. Get out, babaeng butiki! Sigaw ni Alexus kay Bea habang turo ng daliri nito ang labasan ng kanyang silid. Napanguso naman si Bea bago tumalikod at humakbang palabas ng kwarto nito. Magpapaalam sana siya sa binata nang pabagsak siyang pinagsarhan ng pintuan nito. Antipatikong to! Hoy pangit! Kailan man hindi kita magugustuhan dahil kahit na naging maayos ang itsura mo, mukha ka pa rin ermitanyo sa paningin ko. Sigaw niya sa harap ng pintuan ni Alexus habang sinisipa niya yun. Tss! Nakakainis siya! Akala mo kung sinong gwapo. Well, gwapo naman talaga. Hindi ko naman itatanggi pa yon. Pero naman, pangit ng ugali. Inis na nagmarcha si Bea pababa ng hagdan nang makasalubong niyang may edad na katulong na malaki ang pagkakangiti sa kanya. Ang lakas ng milagrong taglay mo, iha. Milib na talaga ako sa'yo. Saad ng may edad na katulong habang naka-thumbs up kay Bea. Eh, anong klaseng milagro naman po yun? Ngiwing tanong niya sa kaharap. Basta, tara na, kumain na tayo dahil hindi naman ni Sir kinain yung hinanda kong pagkain. Sayang, masasarap pa naman yun. Nangiinganyong saad ng ginang na ikinaningning ng mga mata ni Bea dahil sabik siyang makakain ng masasarap na pagkain. Ang hindi batid ng dalaga ay pinagmamasdan siya ni Alexus sa computer nito na nakakonekta sa buong CCTV ng loob at labas ng mansyon. Napakamasiba, di naman tumataba. Dragon na siguro nasa tiyan ng babaeng to. Iiling-iling na usal ni Alexus habang matamang nakatingin sa monitor kung saan kitang-kita niya ang paglamon ni Bea. Rinig niya ang pagdighay nito kaya itinigil niyang panunood dahil nadidisgusyuhan siya lalo sa dalaga. Ngunit kahit na naiinis ay nakadama siya ng konting saya dahil muli niyang napagmasdan ang dati niyang itsura sa tulong nito. Ano po palang pangalan niyo, manang? Tanong ni Bea sa ginang na kasabay niyang lumalamon. Esme, iha. Nakangiting tugon ng ginang. Ako naman po si Bea. Ikinagagala ko po kayong makilala, manang. Masayang wika ni Bea. Siya nga po pala, manang. Bakit po pala nagkaganon si Sir Alexus? Hindi kasi nabanggit sa akin ni madami. Sinabi niya lang na may pinagdaraanan si Sir. Puno ang bibig na tanong muli ni Bea. Mahabang istorya. Pero kung paiiksiin, ay dahil sa babaeng labis niyang minahal na pinagpalit siya sa iba sa oras mismo ng kanilang kasal. Natutup ni Bea ang kanyang bibig. Hindi niya akalain na ganun pala ang nangyari. Kaya naman pala nagpakaimo siya at hinayaan niyang maging gusgusin siya. Malungkot na turan ni Bea na tinangutanguan lang ng ginang. Nakakalungkot palang nangyari sa kanya, no, Aling Esme? Sinabi mo pa. Kung tutuusin nga, mas nagagandahan pa ako sa iyo kumpara dun sa Elisa na yon. Maputi lang naman yon pero hindi naman talaga maganda. Gawa lang din ang dibdib noon at ang ilong noon. Labas sa ilong na pahayag ng matanda na ikinatawa ni Bea. Dahil hindi niya akalain na mapanglait pala ang may edad na katulong. Ay, tama na nga tayo sa chismis at baka mahuli tayo ni Sir. Mabuguhan pa tayo ng apoy noon. Dagdag pa nito na lalong ikinatawa ni Bea. Joker ka pala, Aling Esme, ah.
maluhaluhang sambit ni Bea habang patuloy lang sa pagtawa. Natigil lamang sila ng tumunog ang telepono. Ikaw nang sumagot, Iha, dahil nasisiguro kong si Madam yan. Saad ni Aling Esme na mabilis namang sinunod ni Bea. Hello? Anya sa kabilang linya. Hi, Bea. Oh, so ano, kamusta? Nagupitan mo ba ang Sir Alexus mo? Excited na tanong sa kanya ni Rosana. Opo, Madam. Medyo nakatanggap pa muna ako ng katakot-takot na panlalait bago ko ho siya mapapayag. Palusot niya, kahit na siya ang unang nanabunot at nanglait sa anak nito. Really? Tuwang-tuwa at tila hindi makapaniwalang saad ni Rosana. Oh goodness, tama talaga ako sa pagpili sa'yo, Iha. Thank you so much, Bea. Puno ng galak na saad nito kay Bea. Ginagawa ko lang po, Madam, ang trabaho ko. Nahihiyang tugon ni Bea habang napapangiti ng tipid. Dahil dyan ay may bonus ka sa akin. Ano pang gusto mo, cash o regalo? Naku, hindi na po, Madam. Okay na po ko. Sapat na po sa akin ang gumaling si inay. Mabilis niyang tanggi dahil nahihiya siya ng lubos. Sobra-sobra pa nga po ang bayad niyo sa akin, Madam. Anya pa na kinabuntong hininga ng nasa kabilang linya. Basta, may regalo ka sa akin mamaya, period. Pinal na sambit ni Rosana. Medyo gagabihin nga pala ako mamaya dahil nakatambak ng hustong trabahong iniwan ng anak ko. Kaya maunan na kayong kumain dahil baka magpabili na lang ako ng pagkain sa sekretarya ko. Ah, sige po, Madam. Ingat po kayo mamaya sa pag-uwi. Huwag niyo na rin po sanang paguri ng sarili niyo sa trabaho. Nahihiyang bili ni Bea sa kanyang amo na ikinalambot ng puso ni Rosana. Dahil gusto niyang marinig muli ang mga katagang binitawan ni Bea na dati ang asawa at anak niya ang kadalasang nagsasabi. Thank you, Iha. Mula sa pusong saad ni Rosana bago ibaba ang linya. Sana'y magkatuluyan kayo ng aking anak. Nais sa tinig ni Rosana bago muling ibalik sa trabaho ang atensyon. Sa kabilang dako naman ay inumpisahan ni Alexus na i-search ang dating nobya. So hindi pala sila ikinasal? Anya nang mabasa ang isang article na nagsasabing isang kabit ang kanyang dating nobya. At sinampahan ito ng kaso ng asawa ng inaakala niyang mapapangasawa nito. Karma, sambit ni Alexus bago tigilan ng pag-alam sa buhay ng dating nobya. Tumayo siya at humarap sa salamin. Bakit ka nga ba nagpapakamiserable, Alexus? Pagkausap niya sa sariling refleksyon. That girl doesn't even deserve your love. Let go and start to live again. Matatag niyang sabi sa sarili. Iniwan ni Alexus ang salamin, tsaka nagtungo sa kanyang walk-in closet. Sinimulan niyang ibalik ang dating siya. Paunti-unti hanggang sa muli na nga bumalik ang dating Alexus. Ngunit bago na ang kanyang pananaw, hindi niya nahahayaan ang kanyang sarili na maging marupok. Hapon na nang ipasya ni Alexus na lumabas ng kanilang mansyon. Hinanap ng kanyang mata ang makulit at mapanakit na dalaga, ngunit hindi niya ito makita. Kaya nagtuloy na siya sa paglabas upang tumungo sa sariling kumpanya. Pagdating ni Alexus sa mataas at malawak nilang gusali, ay namangha at nagulat ang lahat ng kanyang mga empleyado. Namangha dahil nasilayan nilang muli ang kakisigan ng kanyang big boss. Nagulat dahil bumalik na ito. Welcome back, sir! Sabay-sabay nabati ng lahat kay Alexus. Tipid na tumango ang binata bago tuluyang humakbang papasok ng elevator. Son! Nanlalaki ang matang saad ng ina ni Alexus nang makita niya itong tumindig sa kanyang harapan. It was really you! Madamdaming saad pa nito, sabay haplos sa mukha ng anak. Anak ko, bumalik ka na nga! Napaluhan na si Rosana kaya naman niyakap siya ni Alexus. I'm sorry kung pinag-alala ko kayo, ma'am. Tanging lumabas sa bibig ni Alexus. So, anong plano mong gawin, anak? Pinahid ni Rosana ang sariling luha matapos kumalas sa mahigpit na yakap ng kanyang anak. Plano kong ibalik ang dating rutinang buhay ko. Diretsahang sagot ni Alexus sa ina na ikinangiti nito. Masaya akong narinig ang mga iyan mula sa iyo, anak. Huwag mo rin sanang kakalimutan ng sumaya. Mas ikakatuwa ni mami kung muli mong bubuksan ang puso mo. Tumatanda na ako, anak,
at gusto ko namang bago kita iwan dito sa mundo, may sarili ka ng pamilya. Madamdaming saad ni Rosana, ngunit ang pinupunto niya talaga ay sumabak itong muli para mailakad niya si Bea rito. Ang dalaga lang naman kasi ang gusto niyang makatuluyan ng kanilang anak. I'm not sure kung kaya ko pang magmahal ulit, ma'am. Matapat na tugon ni Alexus. Naiintindihan ko. Ngunit sana, kapag may dumating na nagpagulo ng puso mo, sunggaban mo agad. Okay ba yun, anak? Pilit pa ni Rosana na sinang-ayuna na lamang ni Alexus upang matigil ng ina sa pangungulit sa kanya. Ano pa po palang mga gagawin niyo rito, ma'am? Pag-iiba ng usapan ni Alexus. Actually, tapos ko ng lahat ng iniwan mong trabaho. Sa tulong ng pinsan mong si David na kauuwi lang. Papauwi na nga dapat ako nung dumating ka. So, umuwi na tayo dahil gusto ko na makakain ng lutong bahay. Saad ni Rosana na agad namang sinang-ayuna ni Alexus. Dahil hindi pa rin siya kumakain ng almusal mula nang umalis siya. Kahit natanghalian ay hindi pa rin siya nakakain. San mo nga pala napulot yung butikini na sa bahay natin? Tanong ni Alexus habang minamaneho ang Lamborghini niyang kotse. Don't be too harsh to her, anak. Mabuti siyang babae. At kaya lang siya naging ganun sa'yo ay dahil yun ang ipinag-utos ko sa kanya. She has a big and soft heart. So please, be nice to her. Nagpapaintinding pakiusap ni Rosana sa anak. Okay. Tanging tugon ni Alexus. Nakikita niya naman talagang napipilitan lamang si Bea kanina habang pumapatol sa kanya. Dahil nanginginig ang kamay nito, senyalis na kinakabahan ito, ngunit ipinagsawalang bahala niya ang napansin niyang yun. Magkano naman ang binayad niyo sa kanya? Tanong niyang muli na ikinatahimik ng kanyang ina. Tsaka ito tumingin sa labas ng sasakyan. Nilingon niya ang ina. Mom! Tawag pansin niya rito. Kagalingan ng inay niya ang kapalit ng serbisyo niya, anak, sa'yo. Malungkot na tura ng ina na ikinatahimik niya rin. My friend called me na malala ng tuberculosis ni Amelia, na ina ni Bea. Walang kasiguraduhan kung gagaling pa ba siya. Naroroon ang labis na lungkot sa boses ni Rosana. Dahil kahit ilang araw niya pa lamang nakasamang mag-ina, lalong-lalo na si Amelia, ay napalapit agad ang loob niya sa mga ito. Gano'n niyo na ba sila katagal na nakasama at ganyan ang epekto nila sa inyo? Curious na tanong ni Alexus sa ina. Alam mong only child ako, kaya sabik ako sa kapatid. At sa maiksing panahon lamang, anak, ay nakita ko ang hinahanap kong kalinga ng isang kapatid sa katauhan ng ina ni Bea. Sa sinabi ng ina ay hindi na muli pang umimik sa Alexus. Pagkarating nila sa mansyon, ay matamis na ngiti ang isinalubong sa kanila ni Bea. Kay tamis na mangiti niyan, sinalubong naman ang yakap ni Rosana si Bea. Nasa tabi lamang si Alexus at pasimpleng pinagmamasdan ang masaya niyang ina, maging ang babaeng na nabunot sa kanya, para lamang mapapayag siyang magpagupit. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Alexus nang sumagi ang tingin ng dalaga sa kanya. Walang lingon-likod na nilagpasan ni Alexus ang dalawang babae nang pumasok siya sa loob ng malaki nilang bahay. Ang gwapo ng anak ko, ano? Nanunuksong tanong ni Rosana kay Bea habang sinisiko-siko ito. Opo. Nahihiya namang pag-amin ni Bea sa kanyang madam, kaya lumawak ang ngiti ni Rosana. Crush mo na, ano? Panunod yun ito na ikinapula ng pisngi ni Bea. No need to answer. I got it already, iha. Ngiting-ngiti na saad ni Rosana bago hilahin papasok ang nahihiyang dalaga. Don't be shy of what you feel. Don't you hide your feelings as well. Dahil wala namang problema sa akin kung magkakaroon man ng special na something sa inyong dalawa ng anak ko. Chin up, baby girl, para makita ng nagbubulag-bulagan kong anak ang tunay mong kagandahan. Saad pa ni Rosana habang may matamis na ngiti sa kanyang labi. Kumain na ho ba kayo, madam? Pag-iiba ng usapan ni Bea dahil parang sasabog ang kanyang pisngi sa mga panunod yun nito sa kanya. Hindi pa, kaya tutulungan mo akong magluto. Inakbayan si Bea ng kanyang madam at sabay na nga nilang tinahak ang kusina kahit na hindi pa nagpapalit ang kanyang madam. Nagluto si Rosana at Bea ng paboritong ulam ni Alexus
na sinigang, pati na ang humba na paborito naman ng sopistikadang ginang. Pakitawag mo nga ang soon to be yours mo, baby girl? Ngiting utos ni Rosana sa dalaga na nagtatanggal ng apron. Napapakamot na lang talaga si Bea sa kanyang batok. Maiksi ang bawat paghakbang ni Bea patungo sa silid ni Alexus. Nang marating ay huminga muna siya ng malalim bago niya kinatok ang pinto ng silid nito. Ermitanyo, kakain na daw, sabi ni Madam. Nautal pa rin si Bea kahit na pinipigilan niya. Bigla rin siyang sininok nang biglang buksan ni Alexus ang pinto nito, kaya nagkatitigan sila. What is it again? Taas kilay na tanong ni Alexus sa dalagang namumula. What did you just call me earlier? Dagdag na tanong pa ni Alexus sa dalagang naumid na habang patuloy sa pagsinok. Kakain na daw, sabi ni Madam. Mabilis nitong sabi sa kanya bago nagtatakbo palayo sa kanya. Hindi ni Alexus mapigilang mapangiti habang sinusundan ng tingin ang papalayong dalaga. Cute, nasabi niya bago sumunod. Pagkarating ni Alexus sa hapag ay humalik muna siya sa pisngi ng ina niya bago tuluyang umupo sa katabing silya. Anong nangyari dun kay Bea at mukhang atakihin sa puso? Painosenteng tanong ng ginang sa anak. I don't know. Kibit balikat na sagot ni Alexus bago sumandok ng pagkain. Hindi ba sila sasabay sa atin na kumain? Tanong ni Alexus sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Katatapos lang daw nila anak eh. Mga busog pa kaya hinayaan ko na lang. Tugon ng kanyang ina na ikinatangu-tangu niya. Matapos nilang kumain ay dumiretso sa labas si Alexus. Dinala siya ng kanyang paa sa pwesto ng dalagang nakahiga sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Hey! Tawag pansin niya kay Bea. Tinapunan lamang siya nito ng tingin kaya tumaas ang kanyang kilay. May kailangan ka? Tanong nito sa kanya. Sabay bangon, ngunit hindi naman ito tumayo. Naupo si Alexus sa tabi ni Bea, tsaka niya ito pinakatitigan sa mata. Ang gulo mo, nasabi niya nang hindi pinag-iisipan, kaya nagsalubong ang kilay ni Bea. Hindi ito sumagot, bagkos nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Ermitanyo pa rin bang tingin mo sa akin? Tanong na lamang ni Alexus dahil gusto niya ng makakausap. Sawa na siya sa isang taong walang kausap kung hindi ang alak. Hindi na. Yumuko si Bea nang sagutin niya ang tanong ni Alexus. Pasensya ka na kung naging ewan ako sa'yo kanina, ha? Mahina pang usal ni Bea. I understand. Mom told me the reason, so no need to explain. Cool na saad naman ni Alexus. Pwede mo ba akong kausapin ang kausapin, Bea? Ito pa lamang ang unang beses na tinawag ni Alexus si Bea sa mismong pangalan nito. Kaya natuwa ng lihim ang dalaga. Oo naman. Matamis ang ibinigay ng ngiti ni Bea para sa kanyang boss. Gusto mo, habang nagkakwentuhan tayo, lilinisin kong kuko mo. Komento niya na agad namang sinang-ayunan ni Alexus dahil medyo mahahaba at marurumi na rin ang kanyang kuko sa paa. Wait lang, kukunin ko lang yung panlinis ko sa loob. Tumayo si Bea matapos tumango ni Alexus. Tinanaw na lamang ng binata ang papasok sa kanilang bahay na dalaga. Hindi maitatanggi ni Alexus na napapasaya siya ng dalaga sa mga simpleng kilos lamang nito. Inabot lamang siguro ng ilang segundo ang pagkuhan ni Bea sa gamit nito. Patong mo kamay mo sa tuhod ko, utos ni Bea kay Alexus matapos niyang muling umupo sa tabi nito. Sinunod naman siya ng binata hanggang sa umpisahan na ni Bea na kuskusin ang kuko sa kamay ni Alexus. Ito na bang trabaho mo bago ka pa makilala ni Mommy? Usisa ni Alexus habang nakatitig sa nakayukong dalaga na naglilinis ng kanyang kuko. Oo, sa katunayan ay si Mrs. Montreal talagang suki ko sa ganito. Ang kaso lumipad na siya pa ibang bansa, kasamang buong pamilya niya. Kaya nirekomenda niya ako kay Madam Rosana para daw may malaki pa rin akong suki kahit nawala na siya rito sa Pilipinas. Mataman lamang na nakikinig sa Alexus. Hanggang sa dumating ang ikalawang session ng pagmamanicure ko kay Madam, inalok niya ako nitong trabaho ko sa'yo. Agad ko nang tinanggap dahil pinapangarap kong maipagamot si nanay sa isang sikat na ospital kung saan may mga magagaling na doktor na maaaring makatulong sa sakit ni inay. Huminto muna sa pagkukwento si Bea
Pagkatapos ay ang isang kamay naman ni Alexus ang kanyang kinuskusan. So ayun na nga, pumasok na nga ako rito tapos nag-meet tayo. Nagulat ako nung makita kita dahil para ka na talagang ermitanyo. Napangiti ng lihim si Alexus sa huling sinabi ng dalaga. Humihingi talaga ako ng pasensya dun sa nagawa ko sa'yo. Sorry ah. Sinserong paghingi ng paumanhin ni Bea. It's okay. I understand. You were just doing your job. Sambit ni Alexus na ikinangiti na ng malaki ni Bea. Ilang taon ka na nga pala. Wala nang ibang maisip na itanong pa si Alexus. Kaya iyon na lamang ang nasabi niya. 24 na ako. Eh ikaw? Balik na tanong naman ni Bea sa kanya. 27. Mabilis na sagot ni Alexus. Hindi na halata sa'yo. Kanina ang tingin ko sa'yo gusgusin. Samantala ngayon ah, nagmukha ka ng tao. Parang mas bata ka pa sa'kin kung titignan. Para tayong kapetgata, sir. Kamot ulong sambit ni Bea. Kapetgatas? Naguguluhang tanong naman ni Alexus dahil hindi niya na-gets ang sinasabi nito sa kanya. Oo, ikaw yung gatas habang ako naman yung kape. Natawa si Bea sa kanyang sinabi. Yung paa mo naman. Tinapik ni Bea ang kanyang tuhod para ipatong sa kanyang tuhod ang paa ni Alexus dahil tapos niya nang kuskusin ng kuko nito. Ang haba naman ng paa mo. May kasabihan doon sa amin na kapag daw mahaba ang paa, ay mahaba din daw ang... Naputol sa hangin ang dapat na idudugtong ni Bea dahil mabilis na tinakpan ni Alexus ang kanyang bibig gamit ang palad nito. Stop! Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Saad ni Alexus sa nakikiusap na tono. Nangunot naman ang noo ni Bea dahil hindi niya magets ang ipinupunto sa kanya ng binata. Umiling na lang si Bea para alisin na ni Alexus ang kamay nito sa kanyang bibig. Mahaba ang pasensya! Mabilis na sabi ni Bea. Kapag mahaba ang paa, ay mahaba din ang pasensya. Pagtutuloy ni Bea na ikinangiwi ni Alexus dahil iba ang kanyang iniisip. Hindi mo mapipigilan ng sarili mo naman sa answer. Sa pagpapasensya ba sa akin? Naruroon ang kainusentehan sa tanong ni Bea habang nagkukuskos ng hinlalaking kuko sa paa ni Alexus. Nothing, just continue what you're doing. Inilihis ni Alexus ang kanyang tingin dahil nakaramdam siya ng hiya sa kanyang maruming isip. Tapos na! O ayan, malinis ng lahat! Masayang sabi ni Bea nang matapos niya ng linisin ang kamay sa kuko at paa ni Alexus. Salamat, magkano pala to? Tukoy ni Alexus sa paglilinis nito sa kanyang kuko. Ngiti mo lang, okay na. Biglang sabi ni Bea na hindi man lang nag-iisip. Maganda kasing nakangiti tayo palagi. Mabilis niyang bawi ngunit hindi niya na mababawi sa pandinig ni Alexus ang una niyang sinabi. Kaya ngumiti ng pagkatamis-tamis si Alexus kay Bea na napapatulala na lamang. Namumula ng labis ang pisngi ni Bea, kaya naman pinisil yun ni Alexus. Aray naman sir, para saan yun? Reklamong tanong ni Bea habang hawak-hawak ang magkabilaan niyang pisngi na pinanggigilan ni Alexus. Pampagising sa naglalakbay mong diwa. Natatawang saan ni Alexus na muling nagpatulala kay Bea dahil ito ang una niyang nakita ang kanyang unang crush na tumawa at ngumiti. Ang gwapo! Hindi na malaya ni Bea na naisatinig niya yon, kaya mas lalong napangiti si Alexus. You're pretty too. Saad naman ni Alexus tsaka ginuluang buhok ni Bea. Pagkatapos ay nilagpasan niya ito. Napasapo na lamang ng dibdib si Bea dahil nagwawala na ng husto ang kanyang puso. Promise, aabutin ko ang puso mo, Mr. Ermitanyo 2.0. Mahinang usal ni Bea habang sinusundan ng tingin ang papalayong binata. Ay naku Cupido, masyado mong sinipul ang puso ko. Bubulong-bulong na sambit ni Bea habang inaabala ang kanyang sarili sa paglilinis ng salas. Sapul na ba, iha? Tawang-tawang tanong ni Aling Esme nang lapitan niya si Bea na lumilipad ang isip patungo sa kanilang sir. Sinundot niya rin ito sa tagiliran dahil mukhang hindi man lang siya nito narinig dahil sa sobrang pag-iisip nito kay Alexus. Ay, Aling Esme naman eh, huwag kayong nanggugulat. Napalabing saad ni Bea. Abay, hindi kita ginugulat, iha.
Sadyang lumilipad lamang yung isip mo patungo kay sir, kaya hindi mo narinig ang pagsasalita ko rito sa tabi mo. Iiling-iling ngunit nakangiting saad ni Aling Esme. Napalabing muli si Bea. Di naman po yan totoo, Aling Esme. Si Inay ho ang iniisip ko. Palusot na anya. Tsaka nag-iwas ng tingin ngunit tumawa lamang ang matandang katulong dahil hindi ito naniniwala sa sinabi ng dalaga. O siya, kung hindi edi hindi na. Mauna na ako sa'yo magpahinga dahil tapos ko ng lahat ng gawain ko. Magpahinga ka na rin dahil hindi naman marumi rito sa salas sapagkat kanina ko pa rito nalinisan. Tinapik ng matandang katulong ang balikat ni Bea bago niya ito iwan at tumuloy na sa sariling silid. Napabuntong hininga na naman si Bea matapos mawala sa kanyang paningin ng matanda. Ganun na ba ako kahalata? Tanong niya sa sarili. Bumuntong hininga muli si Bea bago iniligpit ang ginamit niyang pamunas sa mga vase at babasaging mesa. Bago siya pumasok sa inuukupang kwarto na hindi niya naman masasabing pangkatulong dahil sa sobrang ganda at lawak nito. Pabagsak na inihiga ni Bea ang kanyang katawan sa malambot at mabangong kama. Matapos niyang linisan ang sarili, pinipilit niyang matulog ngunit hindi siya makatulog. Mag-aalas 12 na hindi pa rin dinadalaw ng antok si Bea. Ewan niya ba ngunit nilalamig siya kahit na nakasarado naman ang pinto at bintana sa buong niyang silid. Hindi niya naman masabing masama ang pakiramdam niya dahil maayos naman ang temperatura niya. Iyong nangyari naman sa kanila ni Alexus ay ipinagsawalang bahala niya na muna upang siya'y makatulog na hindi niya naman magawa-gawa. Para bang may pumipigil sa kanyang matulog. Kinakabahan din siya na hindi niya maintindihan. Kaya naman ipinasya ni Bea na bumangon at lumabas ng kanyang inuukupang silid. Nahihiyaman ay tinahak ni Bea ang silid ng kanyang madam dahil hindi talaga siya mapakali. Nais niyang makitawag sa kanyang madam upang makamusta niya ang kalagayan ng ina. Madam, mahinang tawag sa unang pagkatok ni Bea. Madam, tawag niyang muli habang kumakatok. Kakatok pa sanang muli si Bea nang pagbuksan na siya nito. Oh, may kailangan ka ba, baby girl? Pupungas-pungas na tanong ni Rosanna sa namumutlang dalaga. Pasensya na ho, madam, kung naistorbo ko po ang pamamahinga niyo pero kasi madam, hindi ho ako mapakali. Napapakagat labi na sambit ni Bea. Nag-alala naman si Rosanna kaya pinapasok niya si Bea sa kanyang silid tsaka pinaupo sa gilid ng kanyang kama. Tawagan po natin si Inay, madam. Mabilis at parang maiiyak na sabi ni Bea. Kinakabahan naman si Rosanna sa dalaga kaya nagmamadali niyang dinukot ang kanyang cellphone. Ngunit hindi niya inaasahang lobat siya kaya chinarge na muna yon. Sandali lamang, baby girl, ha, at ako'y kinakabahan na sa'yo. Natataranta na rin si Rosanna. Nang may 5% ang battery ng kanyang cellphone, ay agad niya yung binuhay. Pagkabuhay ng cellphone, ay nabitawan agad yun ni Rosanna dahil sa nabasa niyang sunod-sunod na message na pumanaw na ang ina ni Bea. Mabilis namang dinaluhan ni Bea ang kanyang madam at saka tiningnan ng mensahe sa cellphone nito na halos ikaguho ng kanyang mundo. Hindi, hindi totoo to. Isa lamang tong biro, hindi ho ba, madam? Nanginginig ang kamay at boses ni Bea. Noon lalamig din ang buo niyang katawan hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang masagana niyang luha. Inay! Inay! Napaluhod si Bea sa bisig ni Rosanna dahil maagap siyang nasa lunito. Madam, ang inay ko! Luha ang saad ni Bea. Maging si Rosanna ay napapaluha na rin hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Ang kaibigan niyang doktor ang caller kaya mabilis niya yung sinagot. Anong nangyari? Iyon agad ang ibinungod niya sa kanyang doktor na kaibigan. We were just doing some test nang bigla siyang umubo ng sunod-sunod. Sa una'y naagapan namin, pero makalipas lamang ang mga ilang oras ay muli na naman siyang umubo. Matunog yun ng sobra at marami na siyang nailabas na dugo. We did our very best pero hindi na niya kinaya. Kusa nang sumuko ang nanghihina niyang katawan. I'm so sorry, Rosanna. We are all sending our condolences sa kanyang nag-iisang anak na dalaga. Malungkot na pahayag ng nasa kabilang linya. Naka-loudspeaker yun kaya narinig ni Bea.
Papunta na kami riyan. Tanging tugon ni Rosana sa kaibigan bago ibaba ang linya. Aakayin pa lang sana ni Rosana si Bea nang mabilis itong tumakbo palabas ng kanyang silid, kaya agad siyang sumunod. Bea, calm down! Niyakap ng mahigpit ni Rosana ang humahagulgol na dalaga nang maabutan niya ito sa harapan ng entrada palabas ng kanilang mansyon. Madam, hindi ko kaya. Ayoko pong maniwala. Nakakadurog para sa puso ni Rosana ang makitang labis na nasasaktan ng dalagang itunuring na rin niyang anak. Kaya mo. Malakas ka, kaya tayo na. Puntahan na natin si Amelia. Nagpapakatatag na wika ni Rosana bago inalalayan ng dalaga na pumasok sa kanyang sasakyan. Mom, Bea, what happened? Humahangos na tanong ni Alexus nang pigilan niyang papaandar pa lamang na sasakyan ng kanyang ina. Naalimpungatan kasi siya nang makarinig ng palahaw, kaya mabilis siyang bumaba para alamin ang nangyari. Bea's mom passed away. Happy na Alexus! Tarantang saad ni Rosana sa anak. Mabilis namang pumasok sa loob ng kotse si Alexus. Nasa passenger seat siya habang si Bea ay nasa tabi ng kanyang ina. Kaya kitang-kita niya ang luhaan nitong mukha. Umabante si Alexus papalapit kay Bea. Tsaka niya inabot ang palad nito. Nandito lang kami palagi sa tabi mo, Bea. Nagpapalakas loob na sambit ni Alexus sa dalaga. Pinisil niya rin ang marahan ng palad nito. Tsaka niya yun ipinatong sa kanyang dibdib. Tumango si Bea sa sinabi ni Alexus. Mga ilang minuto lang ay narating na nila ang ospital, kaya pagkababang pagkababa ni Bea ay mabilis siyang tumakbo papasok na agad namang sinunda ng mag-ina. Dok! Nangihinang tawag pansin ni Bea sa doktor na nasa tabi ng labi ng kanyang ina. Natatakpan na ito ng puting tela. Yumuko ang doktor tsaka tumabi ng dahang-dahang humakbang papalapit si Bea sa nakahiga niyang ina. Nay! Bakit ho kayo nakatalokbong? Nanginginig ang kamay ni Bea nang unti-unti niyang tinanggal ang pagkakatalokbong sa ulunan ng kanyang ina. Natutup ni Bea ang sariling bibig nang tumambad sa kanyang malamig at maputla niyang ina. Inay! Inay! Hiyaw niya, sabay yakap sa wala ng buhay niyang ina. May usapan tayo, hindi ba? Magpapagaling kayo. Bakit niyo ko iniwan? Ano't natutulog kayo dyan? Bangon, inay. At tuparin mong pangako mong magsasama tayo ng matagal. Palahaw ni Bea ang namutawi sa apat na sulok ng silid. Napapaiyak na lamang si Rosana habang pinagmamasdan ang naghihinagpis na dalaga. Humakbang si Alexus papasok, tsaka niya hinagod sa likod si Bea. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ng binata. Nanatili lamang siya sa tabi ng dalagang labis na naghihinagpis. Hinigpitan ni Alexus ang kapit sa magkabilang braso ni Bea dahil kita niyang nanghihina na ito, hanggang sa mawala na nga ito ng malay. Mabuti na lamang at naging maagap siya, dahil kung hindi ay baka bumagsak na ito sa sahig. Mom, kayo na hong bahala sa ina ni Bea. Buhat-buhat ni Alexus si Bea nang daluhan sila ng kanyang ina. Tumango si Rosana, kaya agad nang humakbang si Alexus palabas upang mapacheck si Bea. She's fine, Mr. Legisniana. Masyado lamang nabigla ang pasyente sa pagkawala ng kanyang ina. Sa ngayon, hayaan natin siya magpahinga. Babalik na lamang ako para mabigyan siya ng pampakalma. Wika ng doktor na tumingin sa dalaga. Salamat, Dok. Saad ni Alexus? Lumabas ng doktor kaya nilapitan niyang dalaga. Naaawa si Alexus kay Bea. Magang-maga ang mga mata nito habang ang ilong ay namumula. Hinaplos ni Alexus ang pisngin ni Bea at saka siya yumuko para dampian ang halikang noon nito. I'm so sorry for your loss, Bea. Pangako ko sa iyo na hindi mo kailanman mararamdaman na mag-isa ka. Magiging sandalan mo ako, kami ni Mom. Kaya please, maging maayos ka na sana. Muling hinagka ni Alexus ang noon ni Bea bago siya umupo sa katabing silya na hinihigaan ng dalaga. Yumuko si Alexus sa kanyang palad tsaka ipinikit ang kanyang mga mata.
Naalimpungatan lamang siya ng madama at marinig ang humihikbing si Bea habang patuloy na tinatawag ang pangalan ng ina nito. Bea, hey, wake up Bea. Tinapik-tapik ni Alexus ang pisngi ni Bea para magising ito sa bangungot. Nagdagumpay naman siya sa pagising sa dalaga. Hinaplos niya ang luhaang pisngi nito, tsaka niya ito niyakap. Alexus, ang nanay ko, iniwan niya na talaga ako. Nagpaalam na siya sa akin kanina. Ang sakit-sakit dahil masaya pa siyang umalis habang ako naghihinagpes. Damang-dama ni Alexus ang tampo sa boses ni Bea. Hindi ba't dapat mong ikapanatag dahil hindi na kailanman makakadama ng paghihirap ang iyong inay? Kung nasan man siya ngayon ay tiyak kong matiwasay siya. Wala na siyang sakit na iniinda. Walang problema. Tanggapin na lamang natin na limit at hiram lamang ang buhay natin sa mundo. Naging mabuti kang anak sa kanya, kaya siya masayang nagpaalam sa'yo. Tahan na, magiging maayos din ang lahat. Masuyong hinaplos ni Alexus ang pisngi ni Bea. Hinalik-halikan niya rin ang buo nitong mukha upang patuyuin ang luha nitong tuloy-tuloy sa pagbagsak. Ipinikit ni Bea ang kanyang mga mata tsaka kinausap sa kanyang isipan ng mahal niyang ina. Mahal na mahal ko po kayo, inay. Mahinang sambit ni Bea. Nang medyo umayos ang pakiramdam ni Bea, ay nagpumilit na siyang lumabas ng ospital. Nanginginig pa rin talaga ang tuhod ni Bea nang pagpasok pa lang nila sa entrada ng mansyon, ay sumalubong na agad sa kanila ang nakaburol na ina ng dalaga. Maiksi ang bawat paghakbang ni Bea papalapit sa ina na mahimbing na natutulog ng panghabang buhay. Inay, ang sakit po. Hindi ko pa pulubos ang matatanggap na wala na po kayo. Parang kailan lang nung nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan at sabay nating haharapin ang hamon ng buhay. Pero kung ito man po ang daan sa ikakawala ng dinaramdam mo, itatanggapin ko po. Kahit na sobrang sakit. Mahal na mahal po kita, inay. Mananatili ka po palagi sa puso ko. Mamimiss kita ng sobra. Ang kalinga, ang aruga, at ang pagmamahal mo sa akin. Sige na po, inay. Magpahinga na po kayo ng tuluyan. Tatanggapin ko na po ang paglisan nyo, kahit na sobrang hirap. I love you, inay. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ni Bea habang hinahaplos ang salamin na pinaghihimlayan ng kanyang ina. Dalawang tao ang siyang yumakap mula sa likod ni Bea, kaya napangiti siya. Gumanti siya ng yakap sa mag-ina at do'y ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sakit na nadarama. Iiyak mo lang yan, baby girl. Masuyo ngunit basag na sambit ni Rosanna dahil maging siya ay naging emosyonal na rin. Pinaabot lamang ng apat na araw nila Bea ang burol ng kanyang ina. Matapos nga ang libing ay hindi umalis si na Alexus at Rosanna sa tabi ni Bea. Ipinadama nilang kailanman ay hindi mag-iisang dalaga. Lumipas ang ilang linggo na naging maayos ang takbo at daloy ng buhay ni Bea. Paminsan-minsan ay sumasagi sa kanyang isip ang yumaong ina, ngunit mabilisan lamang dahil kapag nalulungkot siya ay agad siyang pinapasaya ni Alexus. Nililibang siya nito at kung minsan ay nagbibitaw ng mga mababaw na jokes na nagpapasaya naman sa dalaga. Hindi na rin si Bea katulong ng mga ito. Ang trato nila Rosanna sa kanya'y kapamilya, kaya hindi siya masyadong makadama ng pangungulila. Wala pang label ang relasyon nila ni Alexus, ngunit pareho naman silang may nararamdaman sa isa't isa. Labas tayo, Bea. Nakangiting lumapit si Alexus kay Bea na nakatambay na naman sa ilalim ng punong mangga. Wala ang ina ni Alexus dahil may business trip ito sa ibang bansa. Maging ang matandang katulong ay wala rin dahil tumawag ang kamag-anak nito at pina-attend ang matanda sa reunion ng kanilang buong angkan. Ayoko, pwede bang dito na lang tayo? Mahinang usal ni Bea habang nakatanaw sa kalangitan. Oo naman. Malambing na tugon ni Alexus bago tumabi sa kinahihigaan ni Bea. Ginamit niyang una ng magkabila niyang kamay, tsaka rin tumingin sa malawak na kalangitan. Alex, tawag ni Bea sa pangalan niya. Masuyo niyang tugon
matapos niya itong lingunin. Salamat. Mula sa pusong sambit ni Bea. Hindi niya naman tinapunan ang tingin ng binata ay batid niyang nakikinig ito sa kanya. Inabot ni Alexus ang palad ni Bea na nakapatong sa tiyan ito. Walang anuman. Basta para sa iyo lahat ay gagawin ko maging masaya ka lang. Napangiti si Alexus nang maalala ang una nilang tagpo ni Bea. Para silang aso't pusa noon. Tinulungan mo kong bumangon kaya gusto kong ibalik ang kabutihang loob na ibinigay mo sa akin noon. Hindi lamang pala ito pagbabalik ng utang nila o Bea. Huminto sa pagsasalita si Alexus kaya bumaling ang tingin sa kanya ni Bea. Nag-ipon ang lakas ng loob sa Alexus upang aminin ang kanyang damdamin. Gusto kita, Bea. Hindi ko alam kung kailan at paano nagsimulang isigaw ka nitong puso ko. Basta't isang araw, namalayan ko na lang na sumasaya ako sa tuwing kasama kita. Bumibilis ang tibok ng puso ko kapag nasisilayan ko ang matamis mong ngiti. Hindi ito bastang puppy love lang o crush lang, Bea. Dahil nababaliw ko kapag hindi kita nakikita. Nasasaktan din ako kapag nasasaktan ka. Nalulungkot ako kapag lumuluha ka. Mahal kita, Bea. Kaya ako ito sinasabi. Hindi ko na kaya pang itago. Nangungusap ang mga mata ni Alexus nang ipinagtapat niya ang kanyang damdamin. Tumagilid ng higa si Alexus, tsaka hinaplos ang pisngi ng dalaga. Unti-unti niya rin na inilapit ng kanyang mukha sa nabibiglang dalaga. I love you, Bea. Mahina niyang usal bago tuluyang sakupin ang kanyang labi, ang labi ng nakaawang na dalaga. Tanging pagpikit ng mata ang siyang nagawa ni Bea. Masaya siyang marinig ang mga binitawan nitong kataga ng lalaking mahal niya. Una siyang nahulog kay Alexus kaya halos lumundag ang puso niya nang marinig mula rito na gusto rin siya nito. Mali, mahal na rin siya nito. Hindi man marunong humalik ay sumabay si Bea sa bawat paggalaw ng malambot at matamis na labi ng lalaking kanyang minamahal. Dati pangarap niya lamang na maabot ang puso nito. Tapos ngayon ay abot kamay niya na ang pinapangarap niya. I love you too, Alexus. Sambit ni Bea habang patuloy nilang pinagsasaluhan ang tamis ng kanilang mga labi. Saksi ang puno ng mangga sa tamis at puro nilang pagmamahalan. Wala ni katiting na pagsisising nararamdaman si Bea nang tuluyan niyang isuko ang sarili sa lalaking labis niyang minamahal. Hindi na kontento si Alexus sa kanilang ginawa sa ilalim ng puno ng mangga. Kaya binuhat niya pa na parang bagong kasalang dalaga. Tsaka niya ito dinala sa kanyang silid at doon ngay muli nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Magpakasal na tayo, B. Sambit ni Alexus habang pinaglalaroan ang ilang hibla ng dulo ng buhok ni Bea. Kailan? Mapanghamon na tanong ni Bea. Tsaka bakit nga pala, B? Tanong niya. B, as in baby ko. Napapatawang saan ni Alexus dahil parang ang corny ng kanyang sinabi. Biro lang. B means bae ako. Pinaikli ko lang. Mabilis niyang bawi. So, B rin ang tawag ko sa'yo ngayon? Ngik, pangit kapag tinawag mo rin akong B. Reklamo niya. Mahal na nga lang. Tutal, pareho naman nating mahal ang isa't isa. Kamot ulong saan niya na sinang-ayuna naman agad ni Bea. Nagugutom ka ba? Malambing na tanong ni Alexus. Hindi naman, bakit? Agad na tugon ni Bea. Ako kasi, nagugutom. Ngiting sambit ni Alexus kaya babangon na sana si Bea para maipaghanda niya ng pagkain ng kanyang nobyo. Ngunit maagap siya nitong hinila pabalik sa bisig nito. Ikaw lang ang nakakapagpabusog sa akin, kaya damhin mo ang kagutuman ko. Kinindatan ni Alexus ang nobya bago muling sakupin ang labi ni Bea. Sa ikalimang pagkakataon ay muling nagpaubaya ang dalaga. Mahal, tama na. Masakit ni. Daing ni Bea nang mag-umpisa na namang maglikot ang kamay ni Alexus. Halos katatapos pa lang nila sa pang-anim na round. Tapos ihirit na naman ang kanyang mahal. Napatawa naman ito sabay halik sa kanyang noo. Sorry mahal, nakakagigil ka kasi. Anito, tsaka hinalikan ng mabilisan sa labi si Bea. Dito ka lang at magpahinga dahil maghahanda ako ng hapunan natin. Wika ni Alexus na tinanguan lamang nang nakapikit niyang nobya. Hinang-hina na kasi si Bea.
Bukod pa rin ay para rin siyang binugbog, kaya madali siyang tinangay ng antok hanggang sa makatulog na nga siya ng tuluyan. Bago bumangon ay dinamitan muna ni Alexo si Bea. Kinumutan niya rin ito at saka dinampian ng halik sa noo. Boxers at sando lamang ang suot ni Alexus pagkababa niya. Tinignan niya ang laman ng ref at saktong merong sangkap na pangsinigang, kaya iyon ang lulutuin niya. Inipon ng lahat ni Alexus ang lahat ng sangkap at habang nagagayat ng ilang gulay ay may nag-doorbell, kaya binitawan niya muna ang kanyang ginagayat tsaka siya lumabas. Babe! Lumuluhang yumakap kay Alexus si Monique na dati nitong nobya. I'm so sorry for leaving you. Let's fix our marriage. Ituloy na natin. Handa na ako ngayon. I'm choosing you now, babe. Desperadang pakiusap ni Monique. Malakas na tinanggal ni Alexus ang braso nitong nakaakap sa kanya. Tsaka niya ito pabalagbag na binitawan na halos ikabuwal nito. San ka kumukuha ng lakas at kapal na mukha para humarap sa akin? Ha, Monique? Malamig niyang tanong na ikinahikbing muli ng babae. Kaya ngumisi ng mapang-insulto si Alexus. Ang galing mo pa rin talagang magdrama. Bravo, Monique. Pang-awarding. Pumalakpak pa si Alexus na lalong ikinahikbi ng babae dahil hindi siya nito ganito tratuhin noong sila pa. Puno siya nito ng pagmamahal kapag tinitignan. Kung tratuhin rin siya nito ay para siyang isang babasaging kristal. Give me a second chance and I promise to be faithful. I will love you with all my heart. Just please come back to me. Naglumuhod na si Monique sa harapan ni Alexus para lamang balikan siya nito ngunit blanco lamang siyang tiningnan ng binata. Sising-sisi si Monique sa maling desisyon niya. Inakala niyang tuluyan siyang magiging pinakasikat na modelo sa tulong ng kinabitan niyang nobyo. Ngunit mali siya dahil wala man lang itong ginawang tulong sa kanya nang makuha na nito ang gusto sa kanya. Inabandon na siya nito ng kanyang piniling nobyo. At ang masama pa, hinayaan siya nitong sampahan ng kaso ng sarili nitong asawa. Hindi man siya nakulong ay pinabalik naman siya ng Pilipinas at banned na rin siya sa ibang bansa. Kaya siyang nagsusumamong balikan ni Alexus dahil ito na lamang ang nakikita niyang makakatulong sa kanya upang muling bumangon ang pangalan niya. Nagdidilim ang paningin ko sa iyo, Monique. Kaya habang kaya ko pang tingnan ka bilang isang babae, umalis ka na. Seryosong sambit ni Alexus na nagpatambol sa puso ni Monique sa labis na takot. Tumayo si Monique tsaka umatras dahil ang sama na ng tingin sa kanya ng lalaking dati mas guyo siyang tinitignan. Isa. Pasimulang pagbibilang ni Alexus. Dalawa. Malakas niyang pagsambit sa ikalawang bilang. Kaya namutla si Monique dahil labis na ang talim ng tingin sa kanya ni Alexus. Tatlo. Sa huling bilang ay kumaripas na ng takbo si Monique. Nadapa pa nga ito ngunit wala ni katiting na awa na nararamdaman si Alexus. Isinara na ni Alexus ang kanilang gate tsaka siya pumasok sa loob upang ipagpatuloy ang naudlot niyang ginagawa. Matapos ngang maihanda ni Alexus ang kanilang pagkain ay umakyat na siya bit-bit ang isang tray na naglalaman ng kanilang hapunan. Inilapag niya muna sa mesa ang umuusok pa nilang hapunan. Tsaka niya nilapitan ng mahimbing pa rin ang tulog na si Bea. Mahal, mahinang tapik ni Alexus sa balikat ni Bea. Nakahanda ng pagkain, tara na kumain na tayo. Kung hindi, ikaw na naman ang kakainin ko. Nakangiti niyang banta kaya mabilis na nagmulat ng mata si Bea. Tsaka mabilis na bumangon na ikinangiwi nito. Why? Alala niyang tanong kay Bea. Ang sakit ng ano ko. Namumulang saad ni Bea na ikinakamot ng ulo ni Alexus. Sorry mahal ko, hayaan mo sa susunod talaga. Dadahan-dahanin ko na. Anya na ikinasimangot ni Bea. Loko ka, wala na munang susunod. Mataray na sambit ni Bea na ikinangiwi naman ni Alexus. O sige, pagpapahingahin na muna kita ng isang araw. Pero the next day, pwede na okay? Parang batang nangungundisyon na saad ni Alexus. Ngunit inikutan lamang siya ng mata ni Bea dahil sa sobrang kahiligan niya. Ay nako, kumain na lang tayo dahil gutom lang yung mga hinain mo sa buhay. Sambit ni Bea na sinang-ayunan na lamang ni Alexus. Kailan pala yung uwi ni tita? Tanong ni Bea patungkol sa ina nito. Baka bukas mahal ko. Bakit?
Wala naman, namimiss ko lang kakulitan ni tita. Tipid na ngiti ni Bea habang patuloy sa pagkain. Paminsan-minsan din siyang sinusubuan ni Alexus. Pagkatapos ito mahal, punta tayo sa puntod ni inay. Saad ni Alexus. Doon niya kasi planong hingin ng pormal ang kamay ni Bea sa harapan ng himlayan ng ina nito bilang pagrespeto. Tanging tanguang isinagot ni Bea. Matapos nilang kumain ay pinainom na muna ni Alexus ng pain reliever ang kanyang nobya. Iniligpit niya na rin ang kanilang pinagkainan. Tsaka niya na rin yun hinugasan. Kinontak niya ang ina at sinabi rito ang kanyang plano kaya agad-agad ay nagsabi itong uuwi na agad ng Pinas upang maasikaso ang kanilang kasal. Thanks mom, the best ka talaga. Ngiting saan ni Alexus nang ipinangako ng ina na ito na ang bahala sa lahat-lahat ng kakailanganin sa kanilang kasal. Mapagown, simbahan, at etc. Basta dapat bago ang kasal ay may apo na ako. Pangungundisyon ng ina ni Alexus na ikinatawa niya. Tinatrabaho ko na yan, mom. Anya. Really? Abay manang-mana ka talaga sa daddy mo? Manghang saad ng kanyang ina na ikinatawa niya. O siya, babay na dahil dis oras na ng gabi rito. Basta i-update mo ko kapag umuos alok mo, ha? Bilin pa ni Rosana na mabilis namang inuuhan ng kanyang anak. Matapos ang usapan ng mag-ina, ay muling bumalik si Alexus sa kanyang silid. Naabutan niya si Bea na papasok sa banyo, kaya mabilis niya itong nilapitan upang sabay na silang maligo. Pagpasok sa banyo, ay ginawang bata ni Alexus ang kanyang nobya, dahil siyang nagpaligo rito. Pilit niyang pinipigilan ng kanyang sarili na muli itong angkinin, dahil ang sama-sama ng tingin nito sa kanya kapag nagagawi ang kamay niya sa bundok at rosas nito. Matapos nga nilang maligo ay binuhat na ni Alexus ang kanyang nobya. Tsaka siya na rin ang nagsuot ng damit nito. Iiling-iling na lang talaga si Bea sa pagtrato sa kanya na parang bata ng kanyang mahal. Sinabi nito sa kanya na siya na muna ang baby nito. Ngunit hindi niya naman akalain na gagawin pala siyang baby damulag. Oh, bakit nakasimangot ang mahal ko? Malambing na tanong ni Alexus habang sinusuklayan ng buhok ang kanyang nobya. Eh kasi naman mahal, ginagawa mo naman akong bata. Nakalabing sagot ni Bea na ikinangiti ni Alexus. It's because you're my baby. Malambing na sagot ni Alexus ngunit iningusan pa rin siya ng dalaga. Okay, ngayon lang to promise. Kaya please mahal, mag-smile ka na. Nagpapakyut na pakiusap ni Alexus na ikinangiti ni Bea. Yes, ngumiti na rin ang mahal ko. Pinupog ng halik ni Alexus si Bea kaya natatawa na lamang ang dalaga. Mauna ka nang bumaba mahal, magbabanyo lang muna ako. Saad ni Alexus matapos nilang maayos ang kanilang mga sarili. Hindi naman talaga siya magbabanyo. Kukunin niya lamang ang nakatagong singsing na kabibili niya pa lamang noong nakaraang araw. Medyo nahirapan pa nga siyang kunin ng palihim ang sukat ng palasinsingan ni Bea. Ngunit mabuti na lamang at matiwasay niyang nakuha ang sukat ng daliri nito noong ito'y mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno ng mangga. Wala namang pag-aalinlangan na sumunod si Bea sa kanyang sinabi. Dumiretso na nga ito sa labas habang siya na may kinuha at isinilid sa kanyang bulsa ang maliit na pulang kahon na naglalaman ng diamond ring. Ang bilis mo namang magbanyo, mahal. Puno ni Bea dahil halos sunuran lang sila sa pagbaba. Nag-jingle lang naman ako mahal kaya mabilis lang. Katwira niya na pinaniwalaan naman agad ni Bea. Let's go! Inilahad niya ang kanyang palad na agad namang tinanggap ng dalaga. Maingat na iginiyan ni Alexus ang kanyang nobya. Papasok sa kanyang sasakyan. Kinabitan niya na rin ito ng seatbelt tsaka hinagkan sa noo, ilong at panghuli ay sa labi. Sa isang pribadong libingan nakahimlay ang ina ni Bea. Katabi nito ang libingan ng ama ni Alexus. Inay, kamusta po? Wala ni isang luha ang tumulo sa mga mata ni Bea. Puro ang kanyang ngiti sa harapan ng puntod ng kanyang ina. Dahil tuluyan niya nang natanggap ang pagkawala nito. Boyfriend ko na po pala ang boss ko. Nakangiti niyang kwento sa ina. Hinayaan lamang ni Alexus na kausapin ni Bea ang ina nito habang siya'y kinakausap naman sa isip ang kanyang ama. Nagsindi na rin sila ng dalawang kandila hanggang sa matapos nilang kausapin ng kanilang mga mahal na magulang. Mahal, tawag atensyon ni Alexus kay Bea kaya humarap ito sa kanya na siya namang pagluhod niya.
Natutop ni Bea ang bibig na ang inilabas ni Alexus, ang isang maliit na pulang kahon. Saksi ang ating mga magulang sa paghingi ko sa kamay mo. Labis kitang mahal, Bea. Kaya gusto ko makasama ka ng panghabang buhay. Be my wife, mahal. Naluha si Alexus ng sambitin niya mga katagang yon. Sunod-sunod na pagtangu lamang ang nagawa ni Bea. Napangiti si Alexus tsaka kinuhang singsing na nasa kahon at inilagay yon sa palasingsinga ng babaeng mahal na mahal niya. Tumayo sa pagkakaluhod si Alexus, tsaka niya masuyong hinalikan sa labi si Bea. Mahal na mahal kita, mahal ko. Usol ni Alexus nang matapos nilang pagsaluhan ang matamis nilang halik. Mahal na mahal din kita, mahal ko. Madamdaming tugon ni Bea habang magkapatong ang kanilang mga ulo. Dinampian ni Alexus ng halikang noon ng kanyang malapit ng maging asawa, tsaka niya ito niyakap ng mahigpit. Sumabay sa kanilang yakap ang malamig na hangin, kaya napangiti silang pareho. Kumalas silang dalawa sa yakap ng isa't isa, tsaka hawak kamay na humarap sa puntod ng kanilang mga magulang. Magpapaalam na po kami, Nay, Dad. Gabayan niyo po sana kami sa landas na tatahakin namin bilang isang ganap na magkabiyak, saad ni Alexus. Dadalaw po ulit kami sa inyo. Mahinang usal naman ni Bea, bago nila tuluyang lisanin ang himlayan. Gabi na silang nakauwi kaya pagkarating nila ay ibinasyon agad nilang matulog. Hindi na sinabi ni Alexus sa kanyang ina ang pagtanggap ni Bea sa kanyang alok dahil batid niyang nasa kalagitnaan na ng masarap na pagtulog ang kanyang mahal na ina. Kinaumagahan nga ay naunang nagising si Alexus. Mahimbing pa ang tulog ni Bea kaya maingat niya itong iniwan sa kama matapos hagkan sa noo dahil plano niyang maghanda ng kanilang almusal. Bakit hindi mo man lang ako ginising, mahal? E di sana natulungan kita sa paghahanda ng almusal. Nagkukusot ng mata niya si Bea nang yakapin niya mula sa likod. Si Alexus na nagtitimpla na ng kape. Nakahanda na sa mahabang mesa ang kanilang agahan. I want to serve you, mahal ko. Gusto kong pagsilbihan ka ng panghabang buhay. I love you. Humarap si Alexus kay Bea. Tsaka niya ito hinagkan sa noo. Napangiti si Bea sa ginawa ng kanyang mahal. I love you too, mahal. Tugon niya. Sabay nagyakap sila ng mahigpit. Kumain na tayo. Nakangiting saad ni Alexus na agad namang tinanguan ni Bea. Ipinaghila niya ito ng upuan. Tsaka pinagsilbihan. Kulang na lang pati sa pagkain ni Bea ay isubo pa ni Alexus sa sobrang pag-aalaga niya rito. Ngayon nga palang dating ni Mami, mahal ha. Nagpapasundo siya sa atin sa naiya. Kaya pagkatapos natin dito, dediretso na tayo ron. Sambit ni Alexus. O sige. Puno ang bibig na tugon ni Bea habang nakangiti. Ginulo ni Alexus ang kanyang buhok. Tsaka niya ito ninakawan ng halik. Tuloy ay naibuga sa kanya ni Bea ang kinakain nito dahil sa labis na pagkabigla. Isama pa ang kilig. Ay, sorry mahal, ikaw naman kasi nangahalik ka na lang ng bigla eh. Tarantang saad ni Bea habang pinupunasan ang nagkalat na pagkain sa mukha ni Alexus gamit ang kanyang kamay. Ayos lang, pasensya na kung nagulat kita. Sandali lang mahal at maghihilamos lang ako. Tumayo na si Alexus tsaka pumunta ng lababo para maghugas ng mukha. Pasensya ka na mahal. Nakangusong saad ni Bea nang sumunod ito kay Alexus na maghihilamos sa lababo. No need to say sorry, mahal. I love you kaya tara na. Ipagpatuloy na natin ang naudlot nating pagkain para masundo na natin si Mommy. Tsak kung naghihintay na sa atin sa airport. Matamis ang iginawad ng ngiti ni Alexus sa kanyang mahal. Binilisan na nga nila ang pag-ubos ng almusal at nang matapos ay hindi na nila inabala pa ang kanilang mga sarili upang magpalit pa ng damit. Dumiretso na agad sila sa kotse ni Alexus. Ang cute mong mamula, mahal. Saad ni Alexus nang magkalapit ang kanilang mga mukha nang kabitan niya si Bea ng seatbelt. Tara na kay tita. Yumuko si Bea habang kagatang ibabang labi. Tumawa naman ng bahagya si Alexus tsaka ginulo ang buhok ng babaeng mahal niya. Hinilikan niya rin ang pisngi nito bago niya buhayin ang makina ng kotse. I love you. Anya pa muna bago simulang paandarin ang sasakyan. I love you too. Parang sasabog ang puso ni Bea sa sobrang saya kapag naririnig niya mga katagang mahal kita. Hinuli ni Alexus ang kanyang baba
Tsaka siya nito ginawaran ng isang mabilisang halik. Kinindatan din siya nito kaya halos lumundag na ang kanyang puso sa sobrang kilig. Ngingiti-ngiti naman si Alexus na pinaandar ang kotse. Mga ilang oras din ang inabot ng biyahe nila bago marating ang malayong na iya. Baby girl! Tiling tawag ng ina ni Alexus kay Bea nang matanaw sila nito. Nagtatakbo rin ang gina ang papalapit kay Bea kaya hindi na mapigilan ni Alexus ang mapailing. Ngunit napangiti rin naman dahil sa malabatang kilos ng kanyang ina. Namiss kita baby girl! Sambit ni Rosana pagkalapit nito kay Bea. Namiss din po kita, tita. Matamis ang ngiti ni Bea nang sabihin niya yon. Kaya naman sa sobrang tuwa ng ginang, ay niyakap siya nito. Inabot din ni Rosana ang palad ni Bea upang kumpirmahin ang hinala niyang nag-propose na ang kanyang anak kay Bea. I was right! Engaged na nga kayo! Maluhaluhang wika ng ginang habang pinagmamasdan ang batong diamante sa palasing singa ni Bea. Napakasaya ko dahil sa wakas, natagpuan na ng anak ko ang tamang babae para sa kanya. Nakiyakap na rin si Alexu sa dalawang babae na mahalaga sa kanya. Hinagod niyang likod ng ina, tsaka niya hinalikan ang ulo na nito. Sundin ma'am, tsaka kung magkakaapo na kayo. Masayang sabi ni Alexu sa ina na ikinalaki ng ngiti ng ginang, habang si Bea na may labis na nahihiya. Umuwi na tayo para mapaghandaan na natin ang pag-isang dibdib ng babaeng mahal ko. Puno ng pagmamalaki at pagmamahal na sambit ni Alexus na sinang-ayunan naman ng dalawa. Sa mansyon ay sumalubong ang masayang katulong at ang driver ni Rosana sa kanila. Welcome back, madam! Sabay na bati ni Aling Esme maging ng binatang driver. Thank you, namiss ko rin kayo. May pasalubong ako sa inyong dalawa. Pakikuha nilang sa kotse. Wika ni Rosana kaya nagtatakbo ang may edad na katulong. Maging ang binata nitong driver kaya iiling-iling sila habang natatawa na pumasok sa loob ng kanilang malaking bahay. Mamaya pala'y darating ang wedding designer na magsusukat sa'yo baby girl. Maging sa'yo my son. Kaya huwag na muna kayong umalis kung may date man kayo. Bili ng ina. Napangiti ng lihim si Alexus dahil sa mabilis na aksyon ng kanyang ina. Sa kanyang plano na mapabilis ang pag-iisang dibdib nila ng babaeng labis niyang minamahal. Kumain na po muna kayo, tita. Saad ni Bea. Mami! Mami ang itatawag mo sa akin from now on, baby girl. Matamis na sabi ni Rosana habang pinipisil-pisil ng mahina ang palad ng dalaga na hawak-hawak niya. Sige po, mami. Nahihiyang sambit ni Bea. Sabay-sabay silang pumunta ng hapag dahil inirequest ni Rosana na samahan nila itong kumain ng agahan. Maya-maya pa nga ay dumating na nga ang wedding gown designer na tinutukoy ni Rosana. Una nitong ginawa ay kinuha muna ang tamang sukat ni Bea. Pagkatapos ay tsaka nito sinimula ng pagbuo ng disenyo. Long gown na may malaking hati sa likod habang sa may bewang na may napapalibutan ng maliliit na beads na diamante. Sa may parting dibdib naman ay hindi pumayag si Alexus na maging revealing kaya ang siste eh parektangle shape ang sa may dibdib ng gown ni Bea. May malaki din na ribbon sa may ibaba ng likod kaya manghang-mangha ng gusto ang soon to be bride nang matapos ng binabaing designer ang kanyang wedding gown. Mga ilang days bago namin makuha ang gown, si Alexus ang nagtanong. Mga 2 or 3 days sir, magalang na sagot ng binabaing designer. Na tinanguan naman agad ni Alexus. Sunod namang ginawa na si Alexus. Mabilis lamang dahil karaniwang groom attire lamang ang pinagawa niya. Ngunit kahit nakaraniwan eh natitiyak ng designer na labis yung babagay kay Alexus dahil sa magandang tindig at postura nito. Thank you so much Mr. and Mrs. Legisniana. Ipapaalam ko po agad kapag natapos na namin gawin ang wedding attire niyo. Paalam ng binabaing designer sa kanila. Ngumiti sila tsaka tumango at nagpaalam na rin sa designer. Sumunod na dumating ay ang dalagang sekretarya ni Rosana. Ipinag-utos niya rito na asikasuhin ang lahat-lahat ng kakailanganin sa kasal ng kanyang uniko iho, mapaplanner at simbahan. Lahat-lahat na malugod namang sinunod ng dalagang sekretarya. Umalis na rin ito matapos maibili ni Rosana ang lahat ng kailangan itong gawin.
Masaya ka ba, mahal ko? Tanong ni Alexus habang magkahawak kamay nilang tinatahak ang kanilang tambayan. Sobra-sobra, mahal. Matamis na tugon ni Bea. Alam mo, dati, pinapangarap ko lang na makuha ang atensyon at puso mo. Hindi ko rin talaga lubusang maisip na ang lalaking hinihiling kong maging akin ay mapapangasawa ko na ngayon. Ang galing-galing talaga ni Lord maglaro ng kapalaran, ano? Binigyan niya muna tayo ng mabigat na pagsubok bago natin matagpuan ang tunay na kaligayahan. Tama nga ang kasabihan na may magandang plano sa atin ng Diyos. Kaya sobra-sobra akong nagpapasalamat sa kanya dahil ibinigyan niya sa akin ang mabait, gwapo at malambing na Alexus sa Legis Niana sa akin. Saktong pagkatapos ng mga sinabi ni Bea ay siya namang pagtungtong nila sa ilalim ng puno ng mangga. Saksi ang punong to sa pagmamahala nating dalawa. Wika ni Alexus habang hinahaplos ang pisngi ni Bea. Tama ka sa sinabi mong tunay na mabuti ang Diyos. Nooy sinisisi ko talaga siya sa lahat ng kamalasang nangyayari sa buhay ko. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit niya yun ginawa sa akin. Ginawa niyang maging miserable ako para maibigay niya sa akin ang tamang babae. At ikaw yun, mahal kong Bea. Sobra-sobrang saya ko nung pumayag ka sa alok kong maging asawa ko. Parang lalabas na nga ang puso ko noon nang tanggapin mo ko. Pangako ko sa iyo, mahal, na mamahalin kita ng panghabang buhay. Hindi na ako mangangako pa ng kahit na ano dahil gagawin at ipadadama ko na lamang yun sa iyo. Mahal na mahal kita, Bea. Tumulo ang luha ni Bea sa labis na saya. Pinawi yun, Alexus. Yumuko ito sa kainabot ang namumulang labi ni Bea. Ipinatong ni Alexus ang kamay ni Bea sa kanyang leeg. Tsaka niya ito isinandal sa puno ng mangga upang mas mapalalim ang pagsasalo nila sa matamis nilang halik. Ahem, baka naman po pwedeng doon nyo yan, Sir Ma'am, gawin sa kwarto. Dahil may inosenteng bata po ang nakakakita sa inyo. Sambit ng binatang driver na nagtatabas ng damo na hindi man lang nila napansin. Kaya naman patulak na pinalayo ni Bea si Alexus sa kanya. Tsk, istorbo. Pagalit na tinignan ni Alexus ang binatang driver. Kaya naman kumaripas na naman ito ng takbo matapos yuyuko-yuko sa kanila. Sisitahin ko na talagang batang yun eh. Inis na saad ni Alexus ngunit wala naman siyang plano na gawin yon. Sadyang nabitin lamang siya. Mahal, umayos ka nga. Kapag nalaman kong tinanggal mo sa trabaho si Mark, magagalit ako sa'yo. Banta ni Bea dahil wala namang ginagawang masama yung driver. Tapos ay tatanggalin na agad nito sa trabaho. Hindi naman, mahal. Parang maamong tupa na sagot ni Alexus. Tsaka niya niyakap si Bea. Doon na tayo sa kwarto natin. Bulong niya sa mismong tenga nito kaya nagtayuan ang mga balahibo ni Bea. Hindi na siya hinayaan ni Alexus na makasagot dahil binuhat na siya nito patungo sa silid nito. I love you. Puno ng pagmamahal na sambit ni Alexus bago tuluyang angkinin ang labi ng babaeng labis niyang mahal. Mahal din kita, Alexus. Sambit ni Bea sa pagitan ng kanilang mainit na halik. Matapos nga nilang pagsaluhan ng init ng kanilang pagmamahalan, ay nagpaalam na muna si Alexus sa kanya upang kumuha ng kanilang tanghalian. Kahit kasi umabot na sila sa ikalawang pag-iisa, ay pakiramdam pa rin ni Bea ay parang una pa rin. Kaya naman ipinasya ni Alexus na huwag nang pakilusin ang babaeng mahal niya. Wow, ang dami namang pagkain! Takam na sambit ni Bea nang ilapag na ni Alexus ang pagkain na dala nito sa kama. Ubusin mong lahat ng ito, mahal, para makabalik agad ang lakas mo. Ngiting sabi ni Alexus. Pinagsandok niya rin ng pagkain si Bea. Salamat, mahal! Masayang sabi ni Bea bago niya nilantakan ang masasarap na pagkain. Hindi maitago ang saya sa kanilang mga mukha habang nagsusubuan. Nanatili lamang sila sa kanilang silid hanggang sa sumapit na ang gabi. Nagpadala na lamang ng pagkain si Alexus kay Manang Esme. At matapos nilang kumain ng panggabihan, ay muli na naman nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Sumapit na nga ang araw na kanilang pinakahihintay. Nasa harapan na ng altar si Alexus habang hinihintay ang humahakbang niyang bride na papalapit sa kanya. Nakakabit ang braso nito sa braso ng kanyang ina na labis ang pagkakangiti. Naway gabayan kayo ng Diyos sa kakaharapin niyong buhay bilang ganap na magkabiyak.
Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Madamdaming sambit ni Rosana nang pinag-isahin niya ang mga palad nila Bea at Alexus. Salamat, ma'am. Magkasabay na sabi ni Bea at Alexus na ikinatangon naman ng ginang. Nagpaalam na ito sa kanila, kaya naman hawak kamay na nilang hinarap ang pare. Alexus Legisniana, do you take Bea Colinares as your lawfully wedded wife? For better or worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you part? Yes, I do. Masayang sagot ni Alexus habang nakatitig sa mga mata ni Bea. Bea Colinares, do you take Alexus Legisniana as your lawfully wedded husband? For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you part? Tanong naman ng pari kay Bea. Yes po, father. Maluhaluhang tugon naman ni Bea. Kung ganoon, ikaw Alexus Legisniana at Bea Colinares ay idinedeklara kong ganap ng mag-asawa. Maaari niyo nang hagkan ng isa't isa. Nakangiting saad ng pari na ikinapalakpak ng mga bisita, maging ni Rosana na labis ang sayang na darama. Dahang-dahang itinaas ni Alexus ang veil ni Bea. At nang maalis niya ito sa mukha ni Bea, ay masuyo niyang hinalikan ang ngayoy asawa niya na. Mahal na mahal kita, wife. Usal ni Alexus nang matapos nilang pagsaluhan ang matamis nilang halik. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Masayang tugon naman ni Bea at muli niyang nagtagpo ang kanilang mga labi. Lumipas pa ang ilang linggo at nalaman nilang dinadala na ni Bea ang kanilang unang supling. Naging sobrang maingat at maalaga nila Alexus at Rosana kay Bea. Sumapit na nga rin ang kabuana ni Bea na nasa tabi niya sila Rosana at Alexus. Mahigpit ang kapit ng mga ito sa kanya habang umiiri siya. You can do it, wife. Masuyong sambit ni Alexus habang hinahaplos ang mukha ng nanganak niyang asawa. Konting hirap na lang, anak. Saad naman ni Rosana habang pinupunasan ang butil-butil na pawis ni Bea. Awang-awang, isinilang ni Bea ang isang napakalusog na baby boy. Pinangalanan nila itong Axel Bennett. Thank you so much, wife. I love you. Masuyo at puno ng pagmamahal na sambit ni Alexus habang yakap ang kanyang mag-ina. Wakas.